Alexa, may kapitbahay tayo rito na nakakita sa'yo kanina sa may baybayin. May kasama ka raw na isang lalaki. Matangkad, gwapo at mukhang mayaman raw. Sino ang lalaking yon, anak? Makailang beses na nalunok ni Alexa ang mga laway niya ng mga sandaling yon habang dinadigest sa buong sistema niya ang tanong ng kanyang ina. Napahawak siya sa ibabaw ng kanyang dibdib upang pakalmahin ang sarili. At dahil hindi siya marunong magsinungaling at hindi niya ugali iyon, kasi pinalaki siya ng kanyang ina na may takot sa Diyos, ay napayupo na lang siya roon at humihikbi ng mahina na nagsalita. Nobyo ko yon, Nay. At gaya ng inaasahan ay labis iyong ikinagulat ng ina. Ano? Anak, akala ko ba'y naroon sa pag-aaral mo sa universidad na yun ang buong atensyon mo? Akala ko ba yun lang inaatupag mo? Pero bakit ganito naman, anak? Dapat ay nag-aaral ka ng maayos. Pasalamat nga tayo't nakapasok ka sa tanyag na paaralang yon dahil iskolar ka. Dahil matalino ka. Kaya anak, huwag mo namang sayangin ang oportunidad na to sa buhay mo. Mag-aral ka ng mabuti, anak, para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Yan lang ang tanging maipapamana ko sa'yo. Kaya kung maaari sana'y huwag ka munang pumasok sa mga relasyon na yan. 20 anyos ka palang, anak. Naiiyak na wika nito sa kanya. Kaya agad niya itong nilapitan at niyakap ng buong higpit bago nagsalita. Nay, patawarin niyo po ako kung inilihim ko po sa inyo na matagal na panahon. Natatakot po kasi ako na baka magalit ka po sa akin. Pero Nay, maniwala po kayo. Bala ko na pong sabihin sa inyo. Huwag po kayong mag-alala kasi hindi ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko. Alam din po namin ang limitasyon namin. Kaya sana po ay pagkatiwalaan niyo ako. Kami. Kung bago ka pa lang sa channel nito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kylie, I think okay na yung unang flower company na pinuntahan natin kanina. Yun na lang siguro, mukhang okay naman ang arrangement nala sa mga bulaklak for a wedding ceremony, base sa mga sample displays nala. Malumanay na wika ni Angelo sa kanyang fiancé na si Kylie. Best friend niya ito dati, at ngayon ay magiging asawa niya na. Ngumuso naman ito sa harapan niya, animoy nagpapakute, sabay sabing, "Han naman, you have to trust me naman on this one kasi mas maganda yung may mapagpipilian tayo, right?" And among sa mga popular and prestigious flower companies sa bansa, these two are the most recommended companies sa mga friends ko na nagpakasal na din before. And napuntahan na natin yung isa kanina, so this time, yung isang company naman ang pupuntahan natin. Then after that, magde-decide na tayo kung alin sa dalawang pipiliin natin for our grand wedding. I'm so right, diba? Wika nito at nagpapakyut ng umiti sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Angelo sa mga sandaling yon matapos yung marinig mula rito. Paggawa ay sinagot na lamang niya ito ng mahinahon. "Okay, if that's what you want." Wika niya at blankong tumingin sa labas mula sa bintana ng kanyang limousine. Maraming mga tao silang nadaanan sa kalsadang yon. Ngunit sa totoo lang ay wala doon ang isip ni Angelo. Subalit natauhan lamang siya bigla nang bigla niyang marinig ang boses ni Kylie na tila nagmamaktol sa mga sandaling yon. "Ha? Nakakapagtampo ka talaga? Up to the point where naikakasal na tayo? Kylie pa rin ang itinatawag mo sa akin? That's so unfair on my part kasi Han na ang tinatawag ko sa'yo, which is just so cute sa pandinig ko. But I guess sa pandinig mo ay hindi. So pwede bang tawagin mo na rin akong Han? Para naman maramdaman ko talaga na ikakasal na ako sa'yo. Na magiging Mrs. Kylie Montenegro na ako. Please, Han, can you do that?" Marahan namang ibinaling ulit ni Angelo ang kanyang tingin kay Kylie at tinitigan ito ng matiim ng ilang segundo. Kung tutuusin ay tisay si Kylie
Marami rin itong manliligaw ng high school at college pa sila. Kaya hindi niyo maintindihan kung bakit sa kanya ito nahumaling sa dami ng mga lalaking nagkakagusto rito. Gustong gusto rin ito ng kanyang ina para sa kanya. At naiisip ni Angelo noon paman ay marahil dahil mayaman at maimpluwensya rin ang pamilya nito, katulad ng pamilya niya. Kaya ito ang gusto ng mommy niya para sa kanya. Pasimpleng umiling na lang si Angelo roon dahil ayaw niya nang maalala pa ang nakaraan. Baka may maungkat na naman siya. Bibigat na naman ang kalooban niya. At naisip niya ang hindi pwede yun, lalo pat ikakasal na siya kay Kylie. Kaya dapat si Kylie na ang pagduunan ng pansin niya sa mga oras na yon. Kaya naman ngumiti na lamang siya ng matipid rito at nagsalita para wala na silang pagtalunan pa nito. Iskandalosa pa naman si Kylie, lalo na pag nagsiselos ito. Okay, hon. Mas ngumiti naman ito ng maluwag sa kanyang isinagot rito bago siya hinalikan sa pisngi at nagsalita. Thank you, honey. I love you so much. Masayang wika nito at niyakap siya ng mahigpit. Nais namang mapahinga ng malalim ni Angelo ng mga sandaling yon habang niyakap rin ito pabalik. Oh, we're here! Let's go na, hon! Para makita na natin ang mga flowers nila dito and their unique sample arrangements. Tara! Excited na wika nito na agad naman niyang marahang tinanguan at mantipid ng initian bilang pagsang-ayon. Han, look oh! Diba the flowers here are so beautiful? And they are beautifully arranged as well. Han, I like it here. Dito na tayo magpaasikaso sa wedding coordinator natin. Han, please! Excited na excited at naglalambing na wika agad ni Kylie kay Angelo matapos silang makapasok sa loob ng pagkalaki-laking kumpanyang yon ng mga nagagandahan at imported ng mga bulaklak. Pagkatapos ay bumilis itong yumapo sa isang braso niya at naglalambing ang iting tiningala siya sabay ulit ng Pretty, please! Nais namang mapahinga ng malalim ni Angelo sa mga sandaling yon. Kasi kung pwede nga lang niyang ipakita at iparamdam kay Kylie na hindi niya nagustuhan ang pagdikit-dikit nitong iyon sa kanya, lalo pa't may mga bodyguard siya na nakapaligid sa kanila, na nakadistansya lamang mula sa kanila ni Kylie ay ginawa na sana niya. Kaso naisip niya na bukod sa makakarating iyon sa mommy niya at magtatampo na naman ito sa kanya, ay ayaw niya rin namang mapahiyaroan si Kylie. Kung siya lang din kasi ang masusunod, ay okay na sanang walang mga bodyguards na bumubuntot sa kanya. Kaso dahil may mga balita na raw na nasagap ng kanyang mommy na may mga mayayamang pinapatay at kinikidnap ay naaalarma raw ito. Lalo pat bilyonaryo raw siya. Naisip niyang sobra nang sinabi ng kanyang mommy ukol doon. Kaso dahil ayaw niyang magtampo na naman ito sa kanya at kung ano-anong pinagsasabi, nakesyo hindi raw talaga niya ito mahal kasi hindi niya raw ito sinusunod sa mga gusto nito tungkol sa bagay na yon. Kaya labagman sa kalooban niya ay sinunod na lang niya ang sinabi nito. Mahal na mahal niya ang kanyang mommy. At dahil mahal na mahal niya ito, ay nakasakit siya ng damdamin ng isang taong lubusan niyang minahal noon. Han, are you listening to me? At nang marinig ni Angelo ang boses na yon ni Kylie ay tila siya kalang siya natauhan mula sa malalim na pag-iisip ng mga sandaling yon. Kaya napatingin agad siya rito at mahinang nagsalita roon. Aha! Marahan naman itong hinuplos ang isang pisngi niya at nakangiting sumagot sa kanya. I think you're spacing out, hon. Kasi kanina pa ako naghahantay ng sagot mula sa'yo. Kung pwede ba na dito na lang tayo magpa-assist para sa wedding natin? So, now that your attention is fully occupied by me again, I'm gonna ask you ulit. Okay lang ba sa'yo na dito na lang? Seryosong tinignan naman ni Angelo si Kylie. Pagkaway nagsalita at nagsimula na siyang magsalita roon. Well, I guess. Ngunit hindi na nagawang ituloy pa ni Angelo ang nais niyang sabihin ng mga sandaling yon nang biglang may mahagip ang kanyang mga mata na agad nakapagpalunok sa kanya ng palihim at pasimpleng napatikhim bago wala sa sariling napasagot roon. Okay, Kylie. Because I think this company has a great service to their clients, so I prefer this company. For my wedding day. Oh, anak, kamusta ang trabaho mo? Sobrang busy ka na naman sa pag-a-arrange at paggugupit ng mga bulaklak sa flower company ninyo? Masiglang bungad agad ng ina ni Alexa matapos niya makapasok sa maliit na apartment nila. Ngumiti naman agad si Alexa sa kanya at pabagsak pa na umupo sa tabi nito sa lumang sofa
bago ito niyakap ng mahigpit roon at pumikit at saka mingiti sa mga labing sumagot. Okay naman po ako, Nay. Busy nga po roon kanina kasi may bagong dineliver ng mga bulaklak. At mas magiging busy pa po kami panigurado bukas kasi may nakausap ang boss ko na wedding coordinator kahapon. May bilyonaryong kliyente raw ito na magpapakasal bukas at ingranding kasalan daw ang magaganap. Kaya talagang ihahanda ako ng energy ko bukas, Nay. Ngayon pa lang ready na ako. At paniguradong ready na rin ang mga kasamahan ko bukas para sa pagpe-prepare ng decoration sa kasal na yon. Alam namin hindi basta-basta kaya ito todo talaga namin lahat bukas. Kaya yon. Fighting! Nakangiting wika ni Alexa at nag-adja gesture pa sa harap ng ina. Natatawa naman ang ina sa kanyang ginawa kaya naman natawa na rin siya at mabilis na nawala ang pagod niya. Yan talaga nakakawala ng pagod niya. Ang masayang ngiti at tawa ng kanyang ina at ang mainit na yakap nito pagka uwi niya galing sa nakakapagod at mahabang araw ng pagtatrabaho. Pero at least masaya pa rin siya sa trabaho niya kasi puro good vibes lang ang binibigay sa kanya ng mga co-workmates niya. Walang sip-sip. Wala rin ma-attitude. Bukod doon ay sakto din ang sweldo niya. Kaya masasabi ng dalaga na swerte na siya sa trabaho niya bilang florist sa isa sa mga kilalang flower company ng bansa. Mabait din ang boss niya, kaya sobrang swerte niya sa bagay na yon. Isa pang swerte niya ay ang kanyang ina na laging nagpapawala ng pagod niya pagka-uwi. Kaya sobrang nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil doon. Alam mo anak, proud na proud talaga sa'yo si Mama. At simula bukas, mas magiging proud na proud pa ako sa'yo. Sobra-sobra anak. Sobra-sobra. Wika ng ina ni Alexa at mabilis na niyakap siya ng mahigpit. Napakunot naman ang noon niya bigla dahil sa kanyang narinig. Pagkuhay na patanong siya agad sa ina. Bakit naman po kayo mas magiging proud po sa akin bukas, Nay? Takang-taka na tanong ng dalaga na agad namang natatawang sinagot ng ina. Siyempre, kasi sobrang mapapagod ganyan panigurado. Kasamang mga kasamahan mo sa pag-a-arrange at paggugupit ng mga bulaklak para magkaroon lang ng magandang decorations para sa isang ingrandeng kasal. At magiging proud na proud pa ako sa iyo bukas kasi ikaw ang florist ng flower company na napili ng isang wedding coordinator para sa isang napaka-ingranding kasal ng isang bilyonaryo. At alam kong magaling ka sa pag-arrange ng mga nagagandahang mga bulaklak, kaya siguradong magugustuhan ng groom at bride ang kalalabasan ng decorations ng kasal nila. Kasi sino ba namang inang hindi magiging mas proud na proud sa anak niyan kung ganyan ang mangyayari? Kaya anak, uulitin ko, kung proud na proud si nanay ngayon sa'yo, mas magiging proud na proud pa si nanay sa'yo bukas. Kaya anak, galingan mo doon, ha? Adya! Nakangiting wika ng kanyang ina at nag-adya gesture din sa harap niya. Kaya sa pagkakataong yon, ay siya na naman ang natawa ng mahina at niyakap ito bago sumagot. Siyempre naman po, Nay. Para po sa inyo. Kaya ngayon pa lang ay sisimulan ko ng magbuhos ng energy sa katawan ko sa pamamagitan ng pagkain ng paborito kong pansit canton. Magiliw at masiglang wika ni Alexa at tumatawang kumalas na mula sa pagkakayakap sa ina bago ito pinatayo kaya natatawang nagpatianod na rin ito sa kanya bago sumagot. Oo na, lulutuan na kita ng maanghang na pansit canton na paborito mo para hindi ka na umiyak dyan. Natatawang wika nito na ikinatawa rin ni Alexa. Kinabukasan, pagpasok pa lang niya sa loob ng malaking simbahan, kung saan gaganapin ang kasal ay hindi mapigilan ni Alexa na mapangiti na matamis ang mga sandaling yon. Masaya kasi siya. Yun kasi ang laging nararamdaman niya sa tuwing mag-a-arrange siya ng mga bulaklak sa mga wedding ceremony sa mga simbahan. Kasi lagi niyang naaalala sa mga eksenang ganon ang isang pangako ng nakaraan na hanggang sa mga sandaling yon ay hindi niya pa rin makakalimutan. Mahal, alam mo ba kagabi, napanaginipan ko na ikinasal na raw tayo sa simbahan. Tapos malinaw na malinaw ko nakikita sa panaginip ko ang marahang paglalakad mo sa gitnaan ng aisle. Nakasuot ka ng puting wedding gown. May nakaharang na puting belo sa mukha mo. Pero hindi pa rin natatabunan nun ang pagkaganda-ganda at maamo mong mukha na kahit simpleng make-up lang nakalagay sa mukha mo, ay lumitaw pa rin ang natural na ganda mong tunay na nakakabighani sa kahit na sinong makakakita sa'yo. Lalong-lalo na ako.
Tapos, ngumiti ka raw sa akin noon habang naglalakad. Yung mga luha sa mga mata mo, tumutulo. At parang totoong talagang panaginip kong yan kasi ramdam na ramdam kong kasiyahan sa kalooban ko habang pinagmamastan ako kita na malapit sa altar kung saan ako naghihintay sa'yo. At sa pagdating mo, hanggang sa naroon ka na raw sa harap ko at masayang nagintian tayo sa isa't isa. Tapos pagkagising ko, may mga luha talaga akong nahawakan mula sa mga mata ko. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa na nakakalungkot. Kasi ngayon pa lang natatakot na ako na baka hindi yun magkatotoo dahil sa isang taong ayaw na ayaw sa relasyon nating to. Ang mami ko. Pero huwag ka mag-alala, mahal. Kasi gagawin kong lahat na makakaya ko upang matanggap ka na niya. Upang hayaan niya na tayo magmahalan. Ipapaintindi ko sa kanya na mali siya nang iniisip tungkol sa ama mo. Tungkol sa pagkataong meron ng ama mo, mahal. Na hindi ka dapat dinadamay kasi iba ka naman sa ama mo at isa pa. Nagbago ng ama mo, diba? At higit sa lahat, ako yung mas nakakakilala sa'yo. Ako, hindi siya. Kaya huwag ka mag-alala. Mangyayaring panaginip ko. Kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok pang susuungin natin, ipinangapangako ko yan sa'yo, mahal. Mangyayaring napaniginipan ko. Asahan mo yan, mahal ko. At hindi na lamang namalaya ni Alexa ang biglang paghapde sa bawat sulok ng kanyang mga mata nang maalala niyang sinabing yon ng isang taong pinag-ukulan niya ng buong pusong pagmamahal at tiwala pitang taon na ang nakararaan. Pero mabibigo pa rin pala siya. Iniwan siya nito at hindi na nagpakita pa. Hanggang sa nabalitaan na lang niya na masaya na ito sa iba. Napatulo na ang mga luha mula sa mga mata ni Alexa matapos niyang mapangiti na mapait sa mga sandaling yon habang nakaharap sa altar ng simbahan. Pagkuway, mabilis niyang pinahira ng mga luha sa mga mata niya nang makarinig ng ingay mula sa likuran niya. Hudyat na naroon na rin sa loob ng simbahan ang mga kasamahan niya. Napahinga na ang dalaga ng malalim at pinuno ng hangin ang kanyang dibdib upang gumaan na ang pakiramdam niya at upang makapag-focus na siya sa kanyang trabaho. Okay guys, start na tayo. Nakangiting wika ng kaibigan at katrabaho niyang si Lillian, kaya nagsitanguan at naghitian naman sila agad bilang pagsang-ayon. At ayon na nga at nagsimula ng mag-arrange si Alexa sa mga bulaklak na naroon habang may ngiti sa kanyang mga labi para magawa niya iyon ng tama. Para maging perpekto ang resulta noon kagaya ng mga previous na arrangement niya sa mga wedding ceremonies. Kaya naman nilagyan niya ng effort ang pag-arrange niya at pagkakot ng mga bulaklak roon. Hindi pa niya nakita ang mga mukha ng mga ikakasal, kaya hindi niya mapigilan ng sariling ma-curious sa mga mukha ng mga ito. Sigurado mga mukha silang mayaman. Bilyonaryo ba naman ang groom eh? Nakangiting wika ni Alexa at ipinagpatuloy ng ginagawa. Oh, dito niya lang ilagay yan sa magkabilang sulok ng church para makita agad ang mga mukha ng groom at bride. Narinig niyang wika ulit ni Lily sa mga lalaki roon na may hawak na tarpaulins. Excited na tuloy na makita ni Alexa sa wakas ang mga mukha ng groom at bride na siyang gusto niya nang makita kanina pa. Ayan na, ilalagay na. Nakangiti na maluwag ng wika ni Alexa sa isipan nang makita niya ng pumuesto na sa ladder ang mga lalaki habang hawak-hawak ang isang higanteng tarpaulin roon. Kaya pigil na pigil niyang hininga habang excited na ipapakita na nito ang tarpaulin na hawak. Hanggang sa bumalaga na nga sa kanyang mga mata ang mga mukha ng groom at bride na kanina pa gustong makita. At naisip niya, kaya ba gustong gusto niyang makita ang mga mukha ng mga ito dahil parang kilala ng puso niya ang mga mukha ng bride at groom roon? Lalong-lalo na, ang mukha ng groom? Angelo? Napapalunok ng sunod-sunod si Alexa habang binibigas sa kanyang isipan, habang natigilan na nakatingin sa mga mukha ng nakangiting gwapong lalaki na nasa higanteng tarpaulin na iyon. Habang unti-unting rumaragasa sa isipan niyang bahagi ng kanyang nakaraan, napilit na pilit niya ng kinakalimutan, 7 taon na ang nakararaan. Mahal, doon tayo oh, ang ganda doon oh! Halos lumundag sa sobrang tuwa na wika ni Alexa sa nobyong si Angelo na sa mga sandaling yun ay nakangitiring nakasunod sa kanya sa likuran habang tinatahak nila ang pinong-pino mga buhangin sa baybayin yun.
paggaway ni lingon niya ito habang marahan niyang inaayos ang buhok niyang malamyos na nililipad ng hangin mula sa dagat ay unti-unti niya nang pinasilay ang pagkatamis-tamis at punong-puno ng malalim na pagmamahal. Nangiti ang kanyang nobyong si Angelo. Mas tumamis rin lalo ang ngiti nito sa kanya bago hinawakan ang kamay niya at pinuntahan na nila ang lugar na tinuro niya ngayon-ngayon lang. Ay, ang relaxing talaga ng atmosphere ng dagat. Pakiramdam ko lagi sa tuwing nandito tayo ay parang wala akong problema sa buhay. Lalo na pag pinapakita mo sa akin ang matamis na ngiti mong yan. Talagang tanggal lahat ng problema ko sa katawan, mahal. Wika ni Angelo na makaupo na sila pareho sa malaking bataroon. At habang iniisa-isa na nitong nilalabas ang mga pinamili nilang pagkain sa isang convenience store na nadaanan nila kanina. Habang nakasakay sila sa big bike nito. Hindi naman agad sumagot o nag-react si Alexa sa sinabi ni Angelo. Bagos sa itahimik na ipinagpatuloy na lamang niya ang ginagawa kaya tila napansin agad ng nobyo ang kakaibang pananahimik niya sa mga sandaling yon. Kaya agad ito nagsalita ulit habang tila marahan itong hinumakan ang likod ng palad niya kaya agad siyang napataas ang tingin sa pagkagwapo-gwapong mukha nito. Mahal, may problema ba? Hindi naman agad makaapuhap ng sasabihin si Alexa. Hindi niya alam kung ano man ang tamang salitang isasagot niya sa nobyo upang hindi ito ma-offend sa kanya. Kaya na may naisipan na lang niyang sumagot rito ng, wala mahal. Sadyang hindi lang ako makasagot agad kasi wala talaga sa sinabi mo ang laman ng isipan ko ngayon. Kundi nasa kagandahan ng karagatan na nasa harap nating dalawa ngayon. Nakangiting wika ni Alexa kay Angelo na agad namang sinagot nito ng, nasa karagatan o na kay mommy? Napahigit agad ng hininga si Alexa ng dahil doon. Napatitig din siya agad sa mga magagandang mata ni Angelo bago nagawang magsalita roon. Pasensya ka na, mahal. Sadyang binabagabag lang talaga ako sa isiping baka hindi niya ako magustuhan pag ipapakilala mo na ako sa kanya sa birthday niya mismo next week. O di kaya ay hindi siya makaimik agad dahil sa labis na kabiglaan. Kasi diba sabi mo sa akin, pinagbabawalan ka niya na pumasok sa isang relasyon. Lalo pat ang nakarelasyon mo ay ako. Isang hamak na probinsyana na lamang na lumaki pa sa hirap. Hindi kagaya mo. Kaya pasensya ka na kung simula nang sinabi mo sa akin na ipapakilala mo ako sa kanya ay kinakabahan talaga ako ng sobra. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dapat ba na mag-practice ako ng mga pananalita at kilos ng mga mayayaman? Para naman matanggap niya ako. At para hindi ka mapahiya sa mga kakilala mo at... Shhh! Agad naharang ni Angelo sa ano pa mang sasabihin niya. Sabay lagay ng hintuturong daliri nito sa kanyang mga labi upang patahimikin siya. Inosente na patitig naman siya agad sa kulay brown ng mga mata ng nobyo. Paggawa'y nakita niyang umiti ito ng matamis sa kanya at saka nagpatuloy sa malumanay na pagsasalita nito. Mahal, gusto ko lang malaman mo na wala kang dapat ikatakot. At mas lalong wala kang dapat ipag-alala. Just be yourself and nothing else. Naroon lang ako para alalayan ka. So remove that negative thoughts of yours right now at isipin mo na lang na magiging maayos din ang lahat. Okay, mahal? Napatango naman agad si Alexa sa pampalubag loob na wika ng kasintahan sa kanya at masuyong hinawakan ang kamay nito sabay sabing, salamat, mahal. At sana'y magkatotoo talagang sinabi mo. Sana'y maging maayos talagang lahat. Kasi mahal na mahal kita. At sobrang ikakadurog siguro ng puso ko kung malalayo ka sa akin. Hindi ko kakayanin, mahal. Aniya at ngumiti ng mapait rito, kasabay ng dahan-dahang pamumuo ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Agad rin namang namuo ang luha mula sa mga mata nito at mabilis siyang niyakap nito bago nagsalita roon. Mahal, hindi. Ano ko ba hindi mangyayari yon? Hindi kita iiwan, okay? Mananatili ako sa tabi mo hanggat kailangan mo ako. Humihikbing sumagot naman agad si Alexa sa sinabi ng kasintahan. Kakailanganin kita lagi, mahal ko. Ikaw lang. Kaya huwag mo kong iiwan, ha? Kasi madudurog ako, mahal. Madudurog ako ng pinong-pino. At hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin pagkatapos.
Basta ang alam ko, yan talagang mangyayari pag malalayo ka sa akin. Kasi sobra. Sobra-sobra kitang mahal. Angelo, sobra-sobra kitang mahal. Hihikbi-hikbing bika niya at mas lalong hinigpitan ng pagkakayakap rito. Kinakabahan kasi talaga siya. Dahil hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin mabubura sa isipan niya ang palitan nila ng salita ng best friend nitong si Kylie na nakausap niya ng palihim nung nakaraan. Hi! Ikaw yung pinakilala ni Jello sa akin nung isang araw, di ba? Yung sabi niyang girlfriend niya? Napakurap-kurap naman agad si Alexa at nahinto agad sa paglalakad nang bigla siyang harangin ng best friend ni Angelo na si Kylie. Uwian na ng mga sandaling yon at nasa labas na sala ng university. Magsisimula na nga sana siya sa paglalakad pa uwi, kaso hindi raw siya mahahatid ni Angelo. Dahil bukod sa absent ito ng araw na yon, ay may emergency raw sa bahay nito. Kaya naman mag-isa na lang siyang uuwi sana sa bahay nila sa oras na yon. Kaso, bigla siyang hinarangan ni Kylie, kaya napatitig muna siya rito bago mahinang nagsalita. Oo, bakit pala? Nginitian naman siya kaagad nito. Ngunit bakit parang hindi siya kumbinsido sa ngiti nito na tunay na ngiti iyon? Bakit parang napaplastikan siya sa mga ngiti nito? Napalunok naman agad si Alexa at mabilis na nakonsensya sa naisip niya, kaya agad niyang pinalis ang negatibong pag-iisip ukol sa ngiti ni Kylie at nag-focus na lang sa isinagot nito. Sinabi kasi ni Jello na ihahatid kita pa uwi sa inyo kasi for sure daw ay wala kang kasabay sa paglalakad ngayon. Kaya sumabay ka na lang sa akin sa pag-uwi. Ihahatid kita sa car ko. Anito at mas lalo pang umiti kay Alexa. Napaawang naman agad ang labi ng dalaga sa sinabi ng kaharap. Hindi siya makapaniwala na sinabi talaga iyon ng boyfriend niya. At mas lalong hindi siya makapaniwala na okay lang kay Kylie na ihatid siya nito pa uwi sakay ng kotse nito. Balibalita pa naman na strikta, pero sabi naman ni Angelo na mabait ito. Kaya hindi niya alam kung ano at sino ang paniniwalaan. Pero isa lang ang alam niya ng mga sandaling yon. Ang tumanggi na lamang sa alok nito kasi parang hindi talaga siya komportable sa ideya na makakasama niya ito sa loob ba mismo ng kotse nito na sobrang kintab at halatang mamahalin. At higit sa lahat, ihahatid pa siya nito sa maliit na bahay nila ng kanyang ina. Kaya na may magalang na yumuko siya rito ng saglit at nang itaas niya na ang kanyang paningin ulit rito ay malumanay ang tono ng boses sa sumagot na siya sa kausap. Nako, salamat, pero okay lang ako sa paglalakad ko mag-isa. Sanay naman na ako eh. At isa pa, hindi naman masyadong malayong bahay namin mula rito sa universidad natin. Kaya huwag kang mag-alala. Magiging okay lang ako. At pakisabi na lang kay Angelo na salamat sa pag-aalala niya sa akin. Sige, alis na ako. Salamat ulit at mag-iingat ka sana sa iyong pag-uwi. Wika ni Alexa at magalang ulit na yumuko rito ng kaunti at kemeng umiti sa harap ng kausap bago kip-kip ang kanyang shoulder bag na nakayukong naglakad ng marahan. Paalis roon. Ngunit agad din siyang napahinto mula sa kanyang paghakbang nang marinig niyang magsalita ito roon. Actually, siya lang nag-aalala sa'yo. Hindi ako kasali. Kaya sana huwag ka na ulit mag-assume sa bagay na yon. And by the way, alam ko na din na ipapakilala ka niya sa mommy niya next week sa mismong birthday ng kanyang mommy. Sinabi niya na sa akin yon. Kaya advice ka lang sa'yo, yung mga kilos mong yan na masyadong pabebet pa demure, hindi-hindi yan magugustuhan ng mommy niya. At higit sa lahat, for sure ay, hindi ka talaga magugustuhan ni tita because kasi sobrang layo ng agwat ng pamumuhay niyong dalawa sa isa't isa. Ang gusto ni tita na maging girlfriend ni Jello at soon ay mapapangasawa niya ay yung mga mayayaman din na tulad ng pamilya at angka nila. Pero malay din naman natin na bumaba na pala ngayon ang standards ni tita. So, try mo lang. After all, sabi nga sa kasabihan eh, walang mawawala kung susubukan, diba? So try mo na lang next week. Kasi uulitin ko, malay natin. Hindi ba? Sa pagkakataong yon ay nilingon na ni Alexa ang magandang mukha ni Kylie at nakita niyang makahulugan na itong umiti sa kanya, kaya napakurap-kurap siya ulit sa mga sandaling yon. Pagkaway na pahinga siya ng malalim nang maramdaman niyang unti-unti nang rumaragasa sa loob ng puso niya ang kakaibang kabatakot para sa nakatakdang paghaharap nila ng mommy ni Angelo
sa susunod na linggo. Para tuloy siyang tuod na tila napakulang sa kinatatayuan roon. Pagkaway na balik lamang sa kasalukuyan ng naglalakbay na diwa ng dalaga nang marinig niya nagsalita ito ulit. Okay, mauna na ako umalis sa'yo and good luck na lang sa meeting niyo ni Tita soon. Really, I wish you all the luck in the world. My best friend's girlfriend. Umayos ka doon soon, ha? I will be there too pa naman. So good luck again and bye for now. See ya! Masiglang wika nito at tila masayang umalis na roon at saka iniwan siya. At naiwan na lang si Alexa roon na hindi na maintindihan ang sari-saring emosyon na lumulukob sa buong pagkatao niya ng mga sandaling yon. Nagbalik naman sa kasalukuyan ang isip ni Alexa ng mga sandaling yon nang maramdaman niyang may humigpit pang lalo ang pagyakap ni Angelo sa kanya at ang marahang paghagod nito sa likod niya nang paulit-ulit upang siguro ipakalmahin siya sabay sabing, Mahal, uulitin ko, huwag ka na mag-isip ng mga negatibong bagay na sisira sa tiwala mo sa iyong sarili. Kasi ako, naniniwala ako sa iyo na magagawa mong magustuhan ka ni Mommy. Kasi mabuti kang tao at lagi kang nagpapakatotoo sa sarili mo. Higit sa lahat, wala kang inaapakang tao. At alam mo ba, hindi matapobre si Mommy. Kung yan ang nagpapakaba sa'yo o nagpapabigat sa iyong kalooban ngayon pa lang, sasabihin ko ito sa'yo ulit. Hindi matapobre si Mommy. So wala talagang rason para matakot ka o kabahan man lamang para sa pagkikita niyong dalawa. Kaya mahal, tahan na, okay? Tama na. Wala kang dapat ipag-alala kasi kilala kong Mommy ko. Mabait siya. Hindi siya matapobre. Lalo na pag alam niya na may mabuti kang puso. Kaya sinasabihan na kita na maging totoo ka lang sa sarili mo. Just be yourself and everything will fall into place the way we expect to happen. Okay, love? Sa pagkakataong yun ay nakangiting na patangutanguna si Alexa. Pagkaway marahan na siyang kumalas mula sa pagkakayakap nila sa isa't isa at akmang papahiran na agad ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa niya magawa iyon ay agad na itong napigilan ang mga kamay niya bago ito nakangiting nagsalita roon. Let me wipe your tears away, love. Let my hands do the honor to do that for you. At pagkasabi nito, ay marahan na nitong pinahiran ng mga luha na tumulo sa kanyang magkabilang pisngi habang masuyong nakatingin ng mga magaganda at nakakahipnotismong kulay ng mga mata nito sa kabuuan ng kanyang mukha bago iyon dumapo sa mga mata niya. Nagkatitigan sila sa gletroon. Ang mga titig nila ay pawang nagkakaintindihan agad sa mga sandaling yon. At nang makita niya ang napaka-perpektong mukha nito na unti-unting lumapit sa kanyang mukha, ay agad niya nang ipinikit ang kanyang mga mata upang hintayin ang pagdampi ng matatamis at malambot na labi ng kasintahan na lumapat sa naghihintay niyang mga labi sa mga oras na yon. Hanggang sa naramdaman na lang niyang masuyong pagdampi ng mga labi ni Angelo at ang pag-angkin nito sa mga labi niya. At sa pagitan ng kanilang pinagsaluhang banayad at punong-puno ng pagmamahal na mga halik, ay napuno rin ng sobrang kagalakan ang puso ni Alexa ng mga sandaling yon. Dahil sa naalala niyang sinabi ng kanyang kasintahan, at dahil doon ay napaisip siya na tama ngang hindi na siya dapat kabahan at matakot pa dahil sa sinabi nito. Hindi matapobre ang ina ng taong mahal na mahal niya, at mas pinaniniwalaan niya ito kesa sa sinabi ng best friend nito sa kanya. Kaya magmula ng mga sandaling yon, ay hindi na siya magiging insecure pa at mamaliitan ang sarili. Magpapakatotoo lang siya upang matanggap na siya ng ina nito. Nay, ako na po dyan! Mangiti sa mga labing wika ni Alexa sa kanyang ina pagkarating niya sa kanilang munting bahay ng hapong yon. Hindi naman sumagot agad ang kanyang ina sa kanyang sinabi. Bagkos ay nanatili itong tahimik roon habang naglalaba ng mga maruruming damit ng kapitbahay nila. Inuuwi kasi nito minsan ng mga labahin kapag walang tao sa pinaglalabadahan nitong kapitbahay nila dahil sa mga out of town na mga yon. Nanumbalik naman agad ang naglalakbay na diwa ni Alexa nang makita niyang dahan-dahan na siyang tiningnan ng kanyang ina sa napakalungkot na klase ng tingin bago nagsalita roon. Alexa, anak, may kapitbahay tayo rito na nakakita sa'yo kanina sa may baybayin. May kasama ka raw na isang lalaki. Matangkad.
Gwapo. Mukhang mayaman raw. Sino ang lalaking iyon, anak? Makailang beses na nalunok ni Alexa ang mga laway niya sa mga sandaling iyon habang dinadigest ng buong sistema niya ang tanong ng kanyang ina. Napahawak siya sa ibabaw ng kanyang dibdib upang pakalmahin ang sarili. At dahil hindi siya marunong magsinungaling at hindi niya ugali iyon kasi pinalaki siya ng kanyang ina na may takot sa Diyos, ay napayuko na lang siya roon at humigbi ng mahina na nagsalita. Nobyo ko yun, Nay. At gaya ng inaasahan, ay labis iyong ikinagulat ng kanyang ina. Ano? Anak, akala ko ba'y naroon sa pag-aaral mo sa universidad ngayon ang buong atensyon mo? Akala ko ba yan lang ang inaatupag mo? Pero bakit naman ganito, anak? Dapat ay nag-aaral ka ng maayos doon. Pasalamat nga tayo't nakapasok ka sa tanyag na paaralan yun dahil scholar ka. Dahil matalino ka. Kaya anak, huwag mo namang sayangin ang oportunidad na to sa buhay mo. Mag-aral ka ng mabuti para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Yan lang ang tanging maipapamana ko sa'yo. Kaya tulungan mo naman tayo, anak. Huwag ka na munang pumasok sa mga relasyon-relasyon na yan. 20 anyos ka pa lang, anak. 20 anyos ka pa lang. Naiiyak na wika nito sa kanya. Kaya agad niya itong nilapitan at niyakap ng buong higpit bago nagsalita. Nay, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako kung inilihim ko po ito sa inyo ng matagal na panahon. Natatakot po kasi ako na baka magalit po kayo sa akin. Pero Nay, maniwala po kayo. Nagbabalak na po ako magsabi sa inyo. Sadya lamang na sa tuwing ibubuka ko ng aking mga bibig para sabihin sa inyo ang totoo, nangihina na kaagad ako. Nanlalambot na kaagad ang mga tuhod ko. Pero ngayon, ito na yata ang tamang panahon na sabihin ko sa inyo ang lahat. Nay, mag-iisang taon na po kami ni Angelo. At mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal rin po niya ako. At ang totoo po niya, Nay, sinubukan ko naman na iwasan siya. Pero nakita ko at nararamdaman ko na totoo ang mitiin niya sa akin. Kaya nang lumaon na niligawan niya ako, naging magkasintahan na kami. Mahal na mahal niya po ako, Nay. At mahal na mahal ko din po siya. Pero Nay, nais ko lang pong malaman ninyo na hindi ko po pinababayaan ang aking pag-aaral. Sa katunayan nga po, proud po ako sabihin sa inyo na puro flat 1 na naman po yung mga grades ko. Dumating na po kasi ang results ng mga grades namin, kaya sana po wag na po kayo mag-alala, Nay. Kasi po hindi ko po talaga pinababayaan ang pag-aaral ko. At sa katunayan nga po, nagtutulungan po kami ni Angelo sa mga projects at assignments po namin. At alam din po namin ang limitasyon po namin, Nay. Kung yan po ang isa sa pinag-aalala mo po, makakaasa kayong hindi-hindi po mangyayari yan. Marespeto pong tao si Angelo, Nay. At ang totoo nga po, siyang lagi nagsasabi sa akin na magpakilala na siya sa'yo. Na ayaw niya ng patuloy na magiging patagong relasyon namin dalawa. Pero ako lang po talaga natatakot, Nay, kaya sana na ibigyan niyo kami ng chance na patunayan po sa inyo ang aming tunay na pagmamahalan. At pangako po, hindi ko po pababayaan ang aking pag-aaral. Pangako ko po yan, Nay. Pangako ko po. Nag-iyakan sila ng kanyang ina pagkatapos. At ang pagkakayakap nila sa isa't isa ay mas hinigpitan pa nila ng mga sandaling yon. Hanggang sa kumalma na silang mag-ina. At nang kumalas ito sa kanya, ay may luha sa mga matang nagsalita ito roon habang nakahawak sa magkabilang balikat niya. Ang hiling ko lang sa'yo, anak, ay sana ay huwag mo talagang pabayaan ang iyong pag-aaral. Dahil ang mahirap na magulang na katulad ko ay yan lamang ang maipapamana sa'yo. Yan lang ang tanging maibibigay ko. Ang makapagtapos ka sa pag-aaral. Gagawin ko ang lahat. Titiisin ko lahat. Dahil ikaw ang lakas ko. At dahil sa'yo, kinakaya ko lahat. At para sa'yo, ay kakayanin ko pa. Mabigyan ka lamang ng magandang kinabukasan. Na kahit hindi ka na matulad sa iba na yumaman sa hinaharap, ang importante, hindi ka lang matulad sa akin na naghirap. Ang sa akin lang ang makapagtrabaho ka ng maayos pagkatapos mong mag-aral, anak. Maging maayos ang buhay mo. Kahit simple lang.
basta matiwasay. Kaya sana, tulungan mo din ang sarili mo na maabot ang pinapangarap ko sa'yo. Hindi kita hahadlangan sa buhay pag-ibig mo, anak. Basta ba, alamin mo lang laging limitasyon ninyo ng iyong nobyo. Yun lang ang gusto ko. Napatulo naman agad ang mga luha mula sa mga mata ni Alexa sa sinabing iyon ng kanyang ina. Pagkuway masuyo niyang hinalikan ang likod ng mga palad nito, at ang mga palad nito na magaspang na at nagkakaroon na ng kalyo dahil sa pagsisikap nito na mabigyan siya ng magandang buhay sa kabila ng kahirapan nilang mag-ina. Na kahit anong pilit na sinasabi niya rito na mag-part-time job na lamang siya upang makatulong rito, ay hindi ito pumapayag dahil baka mawala raw siya sa focus niya sa kanyang pag-aaral. Kaya hindi-hindi niya sasayangin ang binibigay nitong tiwala sa kanya. Hindi-hindi nila sasayangin ni Angelo iyon. Kaya nagsalita na siya habang may masayang ngiti sa mga labi niya. Pangako po ulit, Nay. Mangyayari po yung nais niyo para sa akin. At gagawin ko po kayong inspirasyon at ang kahirapan natin para ito pa rin ang pinapangarap niyo. Na siya rin pinapangarap ko para sa ating dalawa. Dahil tayo na lang dalawa ngayon, Nay. Si Tatay ang maaga nang binawi sa atin ng Panginoon. Kaya gagawin ko lahat upang matupad ang pangarap mo para sa akin. At matupad ang pangarap ko para sa ating dalawa. Pangako po yan, Nay. Pangako po. Masayang ngiti naman ang isinagot nito sa kanya bago masuyong pinahira ng kanyang mga luha at tumugon. Kung gano'n ay gusto ko nang makilala ang iyong nobyo, anak. Napangiti naman ang maluwag ang dalaga sa sinabi ng ina at agad naman itong sumagot. Ah, sige po, Nay. Sasabihin ko po agad si Angelo. Salamat po, Nay. Tumugon din naman agad ang ina ni Alexa. Walang anuman, anak. At siya nga pala, nakilala ka na ba ng kanyang mga magulang? Sumagot din naman agad si Alexa. Iniwan na po sila ng kanyang ama, inay. Kaya ang kanyang ina na lamang daw ang kikilalanin ko. Ipapakilala niya raw po ako sa susunod na linggo rito. Kaya huwag po kayong mag-alala. Kahit po mayaman sila, hindi naman daw po matapobre ang kanyang ina. Kaya makakaasa po kayo na sa pagkaharap namin ay magiging maayos ang lahat. Kaya huwag po kayong mag-alala, Nay. Masayang ngumiti naman ito sa kanya at marahan siyang niyaka pagkatapos. Pagkuway nagsalita. Mabuti naman kung gano'n, anak. Mabuti. Dahil kung uuwi kang luhaan at nasasaktan pagkatapos ng pagpapakilala ng nobyo mo sa kanyang ina, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Dahil hindi porket mahirap lang tayo, ay pwede na tayong apak-apakan ng kahit sino. Kaya sana'y maging maayos talaga ang pagpapakilala ninyo sa isa't isa ng ina ng iyong nobyo. Kasi ako ang mas masasaktan pag hindi magiging maayos ang lahat, kagaya ng inaasahan mo. Nakangiting niyakap na lamang ni Alexa ang kanyang ina at hinalikan nito sa pisngi bago nagsalita. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Nasisiguro ko pong uuwi ako masaya pagkatapos at hindi po ako uuwing nasasaktan. Makakaasa kayo niya, Nay. Kumpiyansa at punong-puno ng pag-asa na wika ni Alexa sa kanyang ina. Makalipas ang isang linggo, dumating na ang gabi na pinakahihintay ni Alexa, ang makilala niya na sa wakas ang ina ng lalaking pinakamamahal niya. At ngayon nga'y may ngiti sa mga labing inalalayan na siya ni Angelo papasok sa pagkalaki-laking mansyon ng mga ito. Parang isang palaso yon sa laki at lawak, kaya nakumpirma niya na sobrang yaman nga ng kanyang nobyo. Kaya nararapat talaga ito sa prestiyosong universidad na pinapasukan nila, kasi afford naman ang pamilya nito ang mga school fees roon. Samantalang siya, tanging scholarship niya na lang ang pinanghahawakan niya sa pag-aaral doon. Kaya hinding-hindi niya bibiguin ang inay niya. Aabutin niya ang pangarap nito kahit anong mangyari. Napukaw naman biglang malalim na pag-iisip ni Alexa habang tumitingin-tingin sa paligid ng mansyon na punong-puno ng mga mayayamang tao na parot parito at abalang-abala sa pag-uusap roon tungkol sa negosyo ng mga ito at political views. Nang biglang may tumawag kay Angelo roon. Hi, Jello! Magiliw na bati ng best friend nitong si Kylie na ngayon ay papalapit na sa kanila habang mas lalong gumaganda sa suot nitong body hugging dress na kumikinang-kinang pa at halatang mamahalin talaga. Maganda rin ang pagkaka-makeup nito at ang ayos ng buhok nito, kaya mas lalong na-enhance ang kagandahang taglay nito.
Napalunok naman kagad si Alexa at hindi mapigilan ang sariling huwag ma-insecure sa suot niyang simpleng night dress lang na binagaya ng light makeup. Nagsuot din siya ng sandalya sa kanyang mga paa na bumagay naman sa postura niya sa gabing yon. Ngunit pakiramdam niya, pag ikukumpara siya sa ayos ni Kylie at sa ayos ng mga ibang babaeng naroon, ay magmumukha siyang katulong na inayusan lamang. Ngunit nang maalala niya ang sinabi ni Angelo kanina na maging confident lang siya kasi napakaganda niya pa rin sa paningin nito at simple ngunit elegante naman daw siyang tignan sa ayos niya, ay nawala nang paunti-unti ang nararamdaman niyang insecurity sa katawan. Hanggang sa nakaya niya nang tingnan ng straight sa mga mata si Kylie na ngayon nakatayo na talaga sa harap nilang magkasintahan. "Oh, Kylie, si Mommy, nasan siya?" Nakangiting sumagot din naman kaagad si Kylie kay Angelo. "Oh, she's at the comedor waiting for you. Everyone is done eating na kasi since medyo matagal kayong dumating eh. So she told me everyone na lang kanina to start the dinner na. But di pa naman siya nag-dinner kasi she's waiting for you both to arrive. So let's go inside the comedor na. She's waiting for the two of you there." Wika ni Kylie at tinignan si Alexa. Pagkawing initian siya nito roon. Ngiting tila napipilitan lang ulit at pasimpleng tiningnan ang suot niya bago tumingin ulit kay Angelo at matamis na nginitian ang kanyang nobyo at umalis na nga sila roon at saka pumasok na lang tuluyan sa loob ng mansyon. "Mommy!" Tawag agad ni Angelo sa sopistikadang ginang na nakaupo na sa dulo ng pagkahaba-haba at pagkaganda-gandang mesa na kumikinangkin ang roon. Marahan naman ang ginawang pagtingin sa kanila ng ginang at nais mapatigil si Alexa sa kanyang paghinga nang sa wakas ay makita niya ng kabuuan ng mukha ng ina ni Angelo at ang nakangiting mga labi nito na pakiramdam ni Alexa ay hindi totoong ngiti na parang may kahulugan at parang may gustong iparating diretso sa mga mata niya ngunit hindi lang nito magawa dahil naroon ang anak nitong si Angelo. Napalunok ngaloy si Alexa ng palihim sa mga sandaling yon habang nakatitig pabalik sa nakakailang na aura ng ginang kahit na nakangiti naman nito roon. "Oh, iho, bakit ngayon lang kayo? I was expecting you both a little sooner." Wika nito at marahang pinakalansing ang mga mahahabang kuko sa mesa nito na parang kristal. Kaya napatingin agad si Alexa sa kuko nito roon at tumingin agad sa mga mata nito na ngayon ay matiim nang nakatitig sa kabuuan niya habang may tila kakaiba pa rin ngiti na nakapaskil sa mga labi nito roon. Pagkaway sumagot naman kaagad si Angelo sa ina nito habang papalapit na sila sa mesa kasama si Kylie. "Happy birthday, Mommy! Here's my birthday gift for you. And here's my girlfriend's birthday gift for you as well." Wika ni Angelo at inilapag ng marahan ang mga regalo nila sa isang mesa roon na agad namang nagpausal ng pasasalamat sa ina nito. Pagkaway nagpatuloy na sa pagsasalita si Angelo roon. "Okay, so anyway, Mom, traffic kasi sa kalsada so we're very sorry kung ngayon lang kami nakarating." Wika ni Angelo at bahagyang yumuko sa Mommy nito na agad namang sinagot ng ginang nang, "Well, may magagawa pa ba ako? Come now and have a seat." Wika nito na agad namang sinunod nila Angelo. Si Kylie naman ay doon umupo sa upuan malapit sa ginang. Nagpatuloy naman agad ito sa pagsasalita. "So the least we can do now is to eat this marvelous dishes na pinaluto ko talaga para sa espesyal na gabing to. Hindi lang dahil sa kaarawan ko, kung hindi dahil na rin sa kasintahan mo na makikilala ko na sa wakas ngayon." At sa mga sandaling ito ay nangyari na nga. "So, let's dig in already." Anito at inumpisahan na nga nilang pagkain roon. Inasikaso pa siya ni Angelo na talagang labis na nagparamdam sa kanya ng matinding hiya roon. Dahil habang abala si Angelo sa pag-aasikaso sa kanya at sa pagbalat ng kung ano-anong pagkain sa plato niya, ay napansin rin niyang tila hindi nagustuhan ng ginang at ni Kylie ang ginagawa ng kanyang nobyo. Ngunit nang mapansin siguro ng mga ito na nakatingin siya sa mga ito ay nginitian siya agad ng ginang at ni Kylie. Kaya kunwari wala siyang nahalata at ngumiti na lang rin siya pabalik sa mga ito. Doon pa lang ay parang kinutuban na siya kaagad. Pero naiisip niya na baka masyado lang siyang nag-iisip ng hindi maganda
O hindi kaya inuhusgahan niya lang kaagad ang mga ito kasi kinakabahan na siya kaagad. Kaya naman hinamig na lamang niya ang sarili, napilit at pinuno na lang ang mga positibong bagay ang isipan niya. Total, hindi pa naman sila nakakapag-usap ng ginang. Kaya hindi rin pwedeng pag-isipan niya ito ng masama dahil bukod sa hindi naman niya alam ang tunay na nilalaman ng isipan nito roon, ay sinasabihan na siya ni Angelo na wala siyang dapat ipag-alala, kaya hinamig na lamang niya ang sarili at itinuon na lamang muna ang atensyon niya sa pag-aasikaso ni Angelo sa kanya at saka nagpasalamat rito. Nginitian naman siya kaagad ng nobyo at marahang hinaplos ang pisngi niya bago nagsimula ng lagyan ng pagkain ng plato nito. "Kain ka na, mahal." Nakangiti ng matamis na wika pa ni Angelo sa kanya, kaya nginitian niya rin ito pabalik at nagsimula na rin siyang kumain roon. Kahit pakiramdam niya ay parang hindi niya magawang lunukin ng tama ang mga halatang mamahaling pagkain na naroon sa mesa na yon. "Masarap ba, iha?" Muntik namang mabulunan sa kinakain niya si Alexa nang marinig ang tanong na iyon ng ginang. Pagkaway na patingin agad siya rito at napakurap-kurap sa sumagot. Opo, masarap po. A happy birthday po pala." Bahagya naman itong humiti agad sa kanya at nagsalita roon. "Thank you. And by the way, what you answered was good to hear. Actually, si Kylie ang gumawa ng dish na kinakain mo ngayon, iha. She's a very good cook, isn't she? She's literally a wife material. Don't you think so, iha?" Napatingin naman si Alexa agad kay Kylie na sa mga sandaling iyon ay nakangiti lang roon habang patuloy sa marahang pagnguya na tila ba nasisiyahan sa sinabi ng ina ni Angelo. At naisip naman ni Alexa na kung siya man ang nasa kalagayan ni Kylie ay masisiyahan din ako sa papuring iyon. Kaya na may keming umiti na lang siya sa ginang at sumagot rito. Opo, at sa katunayan nga po ay humahanga po ako sa kanya sa taglay niyang talento sa pagluluto." Tinitigan naman si Alexa ng mabuti ng ginang nang sabihin niya iyon, pagkaway nagsalita roon. "Bakit ikaw ba, iha? Hindi ka ba marunong magluto?" Napakurap-kurap naman agad si Alexa at sumagot rito. "Marunong naman po, kaya lang po yung mga hindi pang mayaman po na pagkain tulad po nito." Punong-puno ng paggalang at pagpapakatotoo sa sarili na wika ni Alexa sa ginang. Tila hindi naman nagulat ang ginang sa naging sagot niya rito at napatangu-tangu roon bago nagsalita ulit. "Ganun ba? Well, in that case, that's alright. Naiintindihan ko naman kung bakit." Wika nito na para bang may ibig sabihin. Ngunit iniisip rin agad ni Alexa na baka naiintindihan lang talaga siya nito. Kasi baka nahalata nito na mahirap lamang siya at isa pa, hindi naman raw ito matapobre, sabi ni Angelo. Kaya muli niyang pinalis ang negatibong pag-iisip niya roon at keming umiti na lamang ito. Nakita naman ni Alexa ang paghinti ni Angelo sa kanya na para bang chini-cheer up siya nito, kaya naman nabuhayan ulit siya ng loob na sagutin ang iba pang mga katanungan ng ginang. Kaya nang tanungin ulit siya nito roon, ay wala nang kaba na lumukob sa loob ng dibdib niya ng mga sandaling yon. "So, may I just ask you, what is your name, iha?" Gumiti naman muna ang dalaga bago sumagot sa ginang. "Alexandria Seniche po. Alexandria Seniche de la Cruz po ang buo kong pangalan. At Alexa po ang tinatawag sa akin ng mga tao na nakakakilala sa akin." Tumangutang ulit ang ginang sa naging sagot ni Alexa. Pagkaway tumigil ito sa marahang pagnguya roon at seryosong tinanong siya ulit. "Magandang pangalan. So Alexa, saan ka ba nakatira?" Doon na parang nabulunan si Alexa sa tanong ng ginang. Abot-abot ang kaba na nararamdaman ni Alexa sa kanyang kalooban ng mga sandaling yon habang palihim na tumataas baba ang kanyang dibdib sa matinding takot at pagkailang dahil sa tanong na iyon ng mami ni Angelo. Napatitig siya agad sa mga mata nito bigla na ngayon ay nakatingin rin sa kanya at tila naghihintay sa magiging sagot niya. Pagkaway nagtinginan sila agad ni Angelo at nang makita niyang seryosong tinanguan siya nito
at marahang pinisil ang palad niya na nasa ibabaw ng mesa na parang sinasabi nito na magpakatotoo lang siya ulit at huwag siyang matakot na sabihin ng totoo. Nilakasan na lang niya ang loob at pilit ng umiti sa ginang bago siya magkatroon ng mahina. Doon po sa likod ng mga malalaking bahay malapit sa paaralan po namin. Kumunot naman kaagad ang noon ng mommy ni Angelo sa naging sagot niya rito at agad na napatangu-tangu naman ang marahan roon bago nagsalita. Oh, doon pala. Napalunok naman agad at napayuko si Alexa nang makitang tila nag-iba ang timplada ng ina ni Angelo. Lalo na nang makita niya na tila nagpipigil ng ngiti roon ang best friend ni Angelo na si Kylie na para bang tawang-tawa ito sa naging sagot niya at sa naging reaksyon ng ina ni Angelo. Nagsimula tuloy humapdi ang bawat sulok ng mga mata ni Alexa sa mga sandaling yon dahil sa sobrang pagkapahiya. Hindi nakatulong ang mga papalubag loob ng mga salita ni Angelo sa kanya bago sila tumungo roon. Dahil sa mga sandaling yon ay nararamdaman niyang matinding hiya na unti-unting lumukob sa buong sistema niya. Ngunit ilang segundo lang lumipas nang bigla siyang matigilan dahil biglang may nagsalita roon. Pero mommy, alam mo po ba? Napakalinis ang bahay nila. Tapos yung paligid ng kanilang munting bahay napakalinis din dahil ayaw ng ina ni Alexa ng maduming paligid. Hindi tulad ng ibang nakatira roon. Ang mga basura nila ay nasa tamang lalagyan. Hindi mo makikita sa kung saan-saan lang. Kung tutuusin nga, malinis pang paligid ng bahay nila kaysa sa paligid ng mga malalaking bahay roon eh. Kasi po, pag walang pasok sa trabaho ang kanyang ina at walang nilalabhan ay laging nililinisan ito ang kapaligiran nila. At may mga tanim pang mga halaman sa paligid kaya sobrang preskong tingnan ang kapaligiran ng bahay nila at ang loob ng bahay po nila mismo. At alam mo po ba, mommy, matalino po si Alexa. Sa katunayan nga po, isa siya sa pinakamatalino sa university. Isa rin po siya sa mga hinahangaan ng mga professors namin kasi bukod po sa matalino po siya, magalang at mabait din po si Alexa. At mommy, isa po ko sa humahanga sa kanya. Kaya nga po nahulog ang loob ko sa kanya eh. At nang lumaon ay niligawan ko na po siya at naging kami na. Kaya sana po ay matanggap niyo rin po siya, mommy. Pero alam ko naman po na matatanggap mo po talaga siya. Kasi galing po siya sa mabuting pamilya. Mabait din po ang nanay niya. At malinis pong hanap buhay nila. Ganyan po sila kabuti. Kaya ganyan din po ang taglay na kabutihan sa puso niya. Nagitian naman agad sila ni Angelo ng matamis matapos siyang dinipensahan nito roon. Ngunit kung akala niya ay makukumbinsin na nito ang mami nito roon, ay nagkakamali pala sila. Kasi matapos itong titigan ng anak ay huminga ito ng malalim bago seryosong sumagot. Alam mo kasi anak, ang totoo niyan, ay hindi pa man kayo pumunta rito ay alam ko ng family background ng kasintahan mo. Nang sinabi mo sa akin na may girlfriend ka na ay sobrang ikinagulat ko yon. I was so upset that time. Kasi diba sinabihin na kita na huwag mo nang pumasok sa isang relasyon hanggat hindi ka pa nakakapagtapos sa pag-aaral. And besides, I have someone in mind na pakiramdam ko ay para talaga sa'yo. But then again, naisip ko rin na kailangan ring maging fair ako sa'yo. So that's why I ask you na ipakilala mo siya sa akin. And that was the same day that I hired an excellent private investigator to investigate about her and her family background. And yes, she's telling the truth about where she lives. She's very honest, I must say. At ang lahat ng sinabi mo rin ay totoo. Na mabuting tao ang kanyang ina at siya rin. Pero ang tanong, mabuting tao ba ang kanyang ama? Well, I guess hindi mo pa alam ang tungkol sa history ng kanyang ama na namatay dahil sa droga. Her father was a drug dealer noon. Well, sabihin na natin na drug dealer ang kanyang ama noong binata pa ito. At nagbagong buhay na nang makilala ang kanyang ina. Lalo na nang isilang na si Alexa. Pero ganun pa man ay, ang information na dumating sa akin ay namatay ito dahil pinatay ito ng mga dating kasamahan nito sa pagdi-deal ng mga drugs sa buong bansa. Kasi kumalas raw ang kanyang ama sa grupo ng mga ito. But you know, son, hindi mo maiaalis ang katotohanan na anak nga siya ng isang drug dealer dati at nakulong pa ito. At ano na lang kayang iisipan ng mga angka natin yan pag nalaman nila na ang family background ni Alexa ay ganun.
For sure, all of them will be shocked when they find out about her father's life back then. Isang malaking mantsa yon sa pangalan ng ating angkan. At isipin mo nga, ang mga nobya at asawa nga ng pinsan mo ay galing sa mga prominente at mayayamang pamilya. Tapos ikaw na siyang anak ng pinakamayaman sa angkan natin ay may nobya na drug dealer ang background ng ama at isang ex-convict. So what do you think will their reaction be? Malaking kahihiyan yan sa angkan natin, anak. Okay lang sa akin na mahirap siya. But when it comes to the fact na drug dealer ang kanyang ama noon at isang ex-convict pa, this is such a disgrace to our clan. A big disgrace. A huge disgrace. So I'm sorry to tell you this, anak. But no, hindi ko siya matatanggap bilang nobya mo. So I suggest tuldukan niyo ang relasyon ninyo. Ayoko nang lumalim pang relasyon ninyong dalawa. Ayoko nang lumalim pang nararamdaman mo sa kanya. At ayoko na rin lumalim pang nararamdaman niya sa'yo. Hindi ko matatanggap ang family background niya. Alam kong masakit to para sa'yo. Pero kung talagang naiintindihan mo ako at ang magiging damdamin ng angka natin, ay pag-isipan mo itong mabuti ngayon din mismo. And I'm sure you don't want our clan to feel embarrassed about the situation, right? Mahabang wika ng ina ni Angelo na naging dahilan upang manahimik si Alexa roon at marahang napayuko. Nanlalamig ang buong kalamnan niya. Nanlalamig siya. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay nanlalambot bigla ang mga tuhod niya. Nanghihina siya. Nanghihina siya sa lahat ng narinig niya. Masakit iyon. Sobra. At naisip niya rin na nag-expect kasi siya ng sobra. Kasi naniwala siya sa sinabi ni Angelo na magiging okay lang ang lahat. Pero tama naman kasi si Angelo na hindi nga ito matapobre. Kasi sabi nga nito mismo na okay lang ito na mahirap ang maging nobya ni Angelo. Pero ang hindi lang talaga nito matanggap ay ang kaalamang drug dealer ang kanyang ama dati. Isang bagay na nagpatulok agad ng mga luha sa mga pisngi ng dalaga. Kasi totoo naman yun. Drug dealer ang kanyang ama dati nung binata pa ito. Pero nagbago naman na ito at binigyan sila ng maayos na buhay ng kanyang ina nung buhay pa ito. Hindi pa ba sapat ang pagbabago na iyon para pumasa siya bilang nobya sa ina ni Angelo at sa buong angkan nito? Ganun na ba kaliit ang tingin nito sa mga drug dealer kahit nagbago na? Kung drug dealer ba ay magiging drug dealer na lang palagi at habang buhay? May ibang hindi nagbabago pero may iba rin nagbabago tulad ng kanyang ama. At naisip rin ni Alexa na hindi naman lahat ng nakukulong ay masama na talaga. At paglabas ay walang pagbabago. Kasi isa na ang kanyang ama na patunay na nagbago ito paglabas nito ng kulungan at naging mabuting nobyo sa kanyang ina noon. At kalaunan ay naging mabuting asawa at anak na ito para sa kanilang mag-ina. Pero kahit na nagbago pa ito, ay pinatay pa rin siya. Angelo, what are you doing? Jello? Magpakapanabay na bulalas ang ina ni Angelo at ni Kylie. Kaya napatingin na lang din si Alexa sa kasintahan nang bigla itong tumayo at hinawakan ng kamay niya. Pagkuway nagsalita na ito roon sa pagkalamig-lamig na tono ng boses. Wala akong pakialam sa angka natin, Mommy. Wala rin akong pakialam kung drug dealer ang kanyang ama noon or ex-convict pa. O isang taong sinumpa sa langit dahil ang mas mahalaga sa akin ay ang kaalamang mabuting tao ang girlfriend ko. Siya ang mas mahalaga sa akin. At hindi ang malabasurang opinyon ng iba na kung makapanghusga sa kapwa ay daig pang isang judge sa isang kaso. Kahit pa nga ba alam nila na nagbago na yung tao. Dahil ang totoo, yung mapanghusgang ugali nila ay mas masahol pa sa tabaho ng isang drug dealer at isang ex-convict. At mabuti pa siguro ang ama ni Alexa na kuhang magbago. Eh kayo kaya? Kailan kayo magbabago sa pagiging mapanghusga niyo? Mariing wika ni Angelo sa ina at umalis na ito habang hawak-hawak ang kamay niya, kaya napapalunok na lamang na sumunod siya rito. How dare you, Angelo! Bumalik ka dito! You disrespectful young man! Yan na bang napapalamo sa pakikipagrelasyon sa anak ng isang drug dealer at isang ex-convict? Ngunit hindi na pinansin ni Angelo ang pagwawala na iyon ng ina nito. Bagos, ay tuloy-tuloy lang itong lumabas mula sa komedor
habang hawak-hawak pa rin ang kamay niya at diretso ang tingin na lumabas na sila ng tuluyan sa malaking mansyon ng mga ito. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila ni na Angelo at Alexa ng mga sandaling yon habang nasa loob na sila ng kotse nito at malayo na mula sa teritoryo ng pamilya ng Benata. Nakapark sila sa gilid ng daan sa mga oras na yon at pawang tahimik lang doon at nakatingin sa kawalan. Pag-uway, marahang nagyuko ng ulo si Alexa at pinagmasa ng mga daliri niya naglalaro sa isa't isa roon. Hindi niya kasi alam kung anong sasabihin kasi naaasiwa siya at nahihiya sa kasintahan. Pakiramdam niya kasi dahil sa kanya ay nagkasagutan nito at ang mommy nito. Nagigilty tuloy siya. I'm sorry. Napakislot siya agad nang marinig niya ang halos pabulong na wika ni Angelo matapos ang mahabang katahimikan na bumalot sa kanila. Dahan-dahang itinaas na ni Alexa ang tingin niya rito at nakita niya na may namumuong luha mula sa mga mata nito ng mga sandaling iyon kaya mabilis na niyakap niya ito ng mahigpit bago ito hinalikan ng buong suyo sa isang pisngi nito at saka halos pabulong na nagsalita roon. Mahal, ba't ka nagsosorry? Wala kang kasalanan, ano ka ba? Naiiyak na wika ni Alexa sa kasintahan na agad namang sinagot nito ng meron. Anong wala? Eh ako ngang nagsabi sa'yo na gusto kong kilalanin ni mommy. Na ipapakilala na kita sa kanya sa birthday niya. Pero hindi ko akalain na ganun ang sasabihin niya sa'yo. Harap-harapan ka niyang ininsulta. Ang pagkatao mo. Ang pagkatao ng ama mo. Hindi ko akalain masasabi niya yun sa'yo. Napaka mapanghusga niya. Eh, hindi nga siya matapobre. Pero yun pala yung mapanghusga. I can't believe she said those mean things towards you and to your father. Hindi nga niya nilook down ang katayuan mo sa buhay. Nilook down naman niya ang ama mo at dinamay ka pa. I'm very sorry. Hindi naging maayos ang lahat, hindi gaya ng binitawan kong salita sa'yo. And I feel so guilty about it. Naisip ko tuloy na kung sana nilihim ko na lang talaga ang relasyon natin mula sa kanya. Hindi ka na sana nakarinig ng mga masasakit na salita mula sa kanya. She was being so cruel. Kaya ako na humihingi ng patawad sa mga nasabi niya tungkol sa'yo. At lalong-lalo na tungkol sa ama mo. Patawad, mahal. Patawarin mo sana si mommy. Napangiti naman agad ng matipid si Alexa at napapikit roon nang marinig niya ang lahat ng sinabing iyon ni Angelo. Pagkaway mahina siya nagsalita roon. Mahal, wala yun. Oo, nagtatampo ko kanina sa kanya. Pero naiintindihan ko naman siya. Ang dapat lang siguro nating gawin ay bigyan siya ng konting oras para makita niya na ang mga taong tulad ng tatay ay nagbabago rin. At ang pagbabago nito ay sapat ng dahilan upang matanggap niya ako bilang kasintahan mo. Bilang kasintahan ng kanyang nag-iisang anak. Naiintindihan ko naman na pinoprotektahan niya lang talaga ang pangalan ng angkan ninyo. Na ayaw niya lang talaga na magkaroon ng kaguluhan ng buong angkan ninyo. Siguro hayaan na lang muna natin siya na makapag-isip at maintindihan ang sitwasyon nito, mahal. Nabigla lang siguro talaga siya. Kaya intindihin mo na lang din muna ang iyong mommy. At mamaya pag uwi mo, manghingi ka ng patawad sa kanya. Sa pagsagot-sagot mo sa kanya ng ganon, ha? Kasi masakit yon para sa kanila. Sinasagot-sagot sila ng gano'n ng anak nila sa harapan pa mismo ng nobya ng kanilang anak. Iisipin niya na mas mahal mo ako kaysa sa kanya. Pumagitna ka, mahal. Huwag mong iparamdam sa kanya o ipakita na mas naiintindihan mo ako kaysa sa kanya. Kasi mas makakadagdag yun ang rason na hindi niya na talaga ako tanggapin ang tuluyan. Kaya, mahal, hayaan mo na muna ang iyong ina, ha? Intindihin mo rin muna siya. Hindi naman umimik agad si Angelo pagkasabi niya noon. Bagkos ay tahimik na lang ito roon at mahigpit na lang siyang niyakap. Pag-uway, narinig niyang bumuntong hininga ito at nagsalita na ng mahina. Sige, mahal. Gagawin kong sinabi mo. Susundin kong payo mo sa akin. Para sa atin. Para sa pagmamahala natin. Mahal na mahal kita. Masuyong wika nito at marahas kumalas mula sa pagkakayakap nito sa kanya at hinalikan siya ng buong suyo sa kanyang noo.
Napangiti tuloy si Alexa roon na naging dahilan upang mapangiti rin ito ng matamis bago dahan-dahang yumuko at masuyong inangkin ang kanyang mga labi. Buong pusong tumugon rin siya sa malalim at punong-puno ng pagmamahal ng mga halik nito ng mga sandaling yon. At nang matapos na sila sa matamis na halik na kanilang pinagsaluhan, ay nakangiting tumugon na rin siya sa sinabi ng nobyo. Mahal na mahal din kita. Sobrang mahal na mahal din kita. Naiiyak pang wika ni Alexa sa labis ng kasiyahan roon. Si Angelo naman ay pinakatitigang mabuti ang buong mukha niya at nang dumapo na ang mga mata nito sa mata niya ay nagsalita na ito roon habang sinusuyod ang mga mapuputi at makikinis ng mga daliri nito ang ilang hibla ng kanyang buhok sa mga sandaling yon. Mahal, alam mo ba kagabi? Napanaginipan ko na ikinasal na raw tayo sa simbahan. Tapos malinaw ko nakikita sa panaginip ko ang marahang paglalakad mo sa gitna ng aisle. Nakasuot ka ng puting wedding gown. May nakaharang na puting belo sa mukha mo pero hindi pa rin natatabunan nun ang pagkaganda-ganda at maamo mong mukha na kahit simpleng makeup lang ang nakalagay sa mukha mo ay lumilitaw pa rin ang natural na ganda mong tunay na nakabibighani sa kahit anong sino makakita sa'yo. Lalong-lalo na ako. Tapos ngumingiti ka raw sa akin habang naglalakad. Yung mga luha sa mga mata mo, tumutulo. At parang totoo talagang panaginip kong yun kasi ramdam na ramdam kong kasiyahan sa kalooban ko habang pinagmamasdan raw kita malapit sa altar kung saan ako naghihintay sa'yo sa pagdating mo. Hanggang sa naroon ka na raw sa harap ko at masayang nagngitian tayo sa isa't isa. Tapos pagkagising ko, may mga luha talaga akong nahawakan mula sa mga mata ko. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa na nakakalungkot. Kasi ngayon pa lang natatakot na ako na baka hindi yan magkakatotoo dahil sa isang taong ayaw na ayaw sa relasyon nating to. Ang mami ko. Pero huwag ka mag-alala, mahal. Kasi gagawin kong lahat ng makakaya ko upang matanggap kanya. Upang hayaan niya na tayo magmahalan. Ipapaintindi ko sa kanya na mali siya ng iniisip tungkol sa ama mo, mahal. Tungkol sa pagkataong meron ng ama mo. Na hindi ka dapat dinadamay kasi iba ka naman sa ama mo. At isa pa, nagbago na ang iyong ama. At higit sa lahat, ako ang mas nakakakilala sa'yo. Ako, hindi siya. Kaya huwag ka mag-alala. Mangyayari ang panaginip ko. Kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok pang suungin natin, ipinapangako ko yan sa'yo, mahal. Mangyayaring na panaginipan ko. Asahan mo yan, mahal ko. Mabilis naman na napatangu-tangu ng marahan si Alexa matapos niyang marinig ang lahat ng iyon mula sa minamahal na kasintahan. Pagkuway, lumuluhang nagsalita siya. Oo, mahal. Aasahan ko yan. Aasahan ko yan. Tayo lamang dalawang magpapakasal para sa isa't isa. Nakangiting wika ni Alexa kay Angelo at nakapikit na niyakap nito ng mahigpit. At sa mga oras na yon, isa lang nasa puso't isipan ni Alexa. Umasa siya na magkakatotoo nga ang sinabi nito. Hanggang sa pag-uwi niya at hanggang sa pagtulog, ay punong-puno pa rin ng pag-asa ang kanyang puso na magiging maayos pa rin ang lahat. Na may kahahantungan ding mabuti ang lahat. Ngunit hindi sukat akalain ni Alexa na kinabukasan ay tila iglap na magbabago ang lahat. Dahil lang magkita sila ulit sa dati nilang tagpuan ni Angelo, ay parang may kakaibang nangyayari sa aura nito ng umagang yon. At nakumpirma niyang totoo nga ang kanyang hinala na parang may kakaibang nangyari rito nang marinig niya na sa wakas ang tila nagpapabagabag sa buong sistema ni Angelo sa umagang yon. Mahal, sabi ni Mami ay doon daw muna ako magpatuloy sa pag-aaral sa ibang bansa. Sabi niya, itong kondisyonis niya para pag-isipan niyang mabuti ang relasyon natin kesa daw paghiwalay niya tayo ng tuluyan. Gusto niya raw na makapag-focus ako ng pag-aaral doon. Gusto niya rin daw na makapag-focus ka rin. At siya naman ay pag-iisipang mabuti ang sinabi ko sa kanya ukol sa iyong mama at sa'yo. Na huwag ka na niyang idamay. Pagkatapos ay dahan-dahanin daw niyang sasabihin sa buong angka namin ang tungkol sa atin. At mahal, pumayag na ako. Kesa naman pilitin niya tayo maghiwalay na dalawa at hindi na magbalikan pa.
Mas ayoko naman sa ganun. Ayoko mangyari yun. Kaya pumayag na ako na sa ibang bansa na magpatuloy sa pag-aaral para wala ng gulo. Para hindi niya tayo paghibulayan. Dahil alam ko kung anong kayang gawin ni Mommy. Kaya mahal, nakikiusap ako sa'yo. Sumunod na lang tayo sa gusto niya. Total naman magtatawagan rin naman tayo, di ba? We will keep in touch. Patuloy lang tayo magko-communicate sa isa't isa. At tatawagan agad kita pagdating ko doon. Pangako yan, mahal. Pangako. At ipangako mo sa akin. Hindi-hindi mo ako bibitawan. Hindi-hindi ka maghahanap ng iba habang wala ako dito. At ipangako mo sa akin na hindi mo hahanapin sa ibang presensya ko. Atensyon at pagmamahal na hindi ko maiparamdam at maipakita sa'yo sa personal habang nasa ibang bansa ako at nag-aaral. Sana hindi mo ako ipagpalit sa iba. Kasi kapag nangyari yon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Siguro yung mauubos na lang ako bigla. Siguro yung masisiraan na lang ako ng bait bigla. Hindi ko alam. Ngayon pa lang hindi ko na alam. Kaya sana, hindi mo gagawin sa akin yan, mahal. Sana hindi mo gagawin sa akin yan. Mahal na mahal kita, Alexa. Mahal na mahal kita. Sobra. Isang mahinang hagulhol ang agad na namutawi mula sa mga labi ni Alexa sa mga oras na yon. Nasasaktan siya. Nasasaktan siya ng sobra-sobra. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kung ano ang sasabihin. Basta ang alam lang niya ay nasasaktan siya dahil sa mga naririnig niya mula sa minamahal niyang nobyo. At hindi niya alam kung anong isasagot niya sa lahat ng sinabi nito. Ngunit nang maramdaman niyang niyayakap na siya ng kasintahan sa mga sandaling yon, ay napahagulhol na siya ng malakas at sa wakas ay nakapagsalita na siya sa pagitan ng kanyang mga nasasaktan na mga pag-iyak sa mga oras na yon habang nasa loob ng mga bisig ni Angelo. Ang daya mo naman eh. Ang daya-daya mo. Napakadaya mo. Hikbi pa ni Alexa habang umiiyak na pinagbabayo ng marahan ang dibdib ng kasintahan. At naging dahilan naman niyon upang masigpitan itong pagkakayakap sa kanya. At may munting hikbi sa mga labing nagsalita ulit ito ng mahina. Mahal, sorry. Sorry. Pero lagi mo tatandaan na ginagawa ko to para sa'yo. Para sa ating dalawa. Nagawa ko magdesisyon ng ganito para sa kinabukasan natin. Para walang gulo. Para hindi na natin mas masagasaan ang damdamin ni Mommy. Dahil pag hindi natin mas masagasaan ang damdamin niya, may posibilidad na matatanggap ka rin niya sa huli. At kung hindi talaga, kahit sinunod ko ng gusto niya, gusto ko lang malaman mo na babalik ako sa'yo. Kahit anong mangyari, mahal. Babalik at babalik pa rin ako sa'yo. Ikaw pa rin ang babalikan ko. At pag nangyari yon, sisiguraduhin kong hindi-hindi na tayo maghiwalay pang muli. At ikaw nang pipiliin ko habang buhay. Tayong dalawa nang pipiliin ko, mahal. Pangako ko yan. Punong-puno ng sinseridad na wika ni Angelo sa kanya bago mariin at masuyong hinalikan ang tuktok ng ulo niya. Pagkuway muli siya nitong niyakap ng mahigpit sa pagkakataong yon na naging dahilan upang mas lalo siyang mapahagulhol ng iyak at yumakap na rin ng mahigpit rito bago pahagulhol na nagsalita. Wala na akong ibang gustong sabihin sa'yo ngayon. Kundi mag-ingat ka doon lagi. Na mag-ingat tayong dalawa saan man tayo magpunta. Para sa kinabukasan natin. Para sa mga pangarap natin. At higit sa lahat para sa relasyon natin. Pumapayag na rin ako sa gusto ng Mommy mo. Kasi naiintindihan kita. Pero sana huwag mong sirain ang pangako mo sa akin. At sana magiging maayos na talaga ang lahat pagdating mo doon hanggang sa makabalik ka. At sana hindi ka na rin maghanap ng iba doon habang malayo tayo sa piling ng isa't isa. Kasi aasahan mo, ganun din ang gagawin ko sa'yo. Kasi mahal kita. Kaya may tiwala ako sa'yo. Magtiwala lang tayo sa isa't isa upang hindi tayo matalo sa pagsubok sa relasyon nating to. Gusto kong magiging matagumpay tayo sa pagsubok na to. Gusto kong magiging tayo pa rin hanggang sa huli, mahal. Kaya sana huwag ka rin bumitaw at huwag mo akong ipagpalit sa iba habang nandun ka. Kasi mauubos rin ako. Tunay yan. Talagang mauubos ako, Angelo. At ngayon pa lang pangahawakan ko ng mga pangako mong yan.
At panghawakan mo rin ang pangako ko sa'yo ngayon. Panghahawakan natin ang mga pangako natin sa isa't isa para malagpasan natin lahat ng to. Kasi pagsubok lang to. Samantalang nagmamahalan tayo kaya walang aatras. Kaya natin to, mahal. Kaya natin to. Matatanggap rin ako ng mommy mo. Nakangiti habang humiikbing wika ni Alexa kay Angelo, kaya mas lalo siyang niyakap nito ng mahigpit roon bago tumugon sa kanya. Panghahawakan natin ang pangako natin sa isa't isa. Ikaw lang mamahalin ko at wala ng iba. Wika nito at inangkin ang mga labi niya. Dumaan ang mga araw magmula nang umalis si Angelo sa Pilipinas ay hindi na ito nagparamdam pa sa kanyang muli. Ang pangako nito, natatawag ito pagkarating na pagkarating nito sa ibang bansa, ay hindi nito tinupad. At ang pangako nitong araw-araw silang magtatawagan ay hindi rin nangyari. Kaya ang umaasang puso ni Alexa ay parang ilaw na unti-unti nang napupundi sa bawat sandali at araw na lumipas. Iyak lang siya ng iyak roon. Alam na rin ang kanyang inang nangyari. Ngunit wala itong magawa kundi ang pakalmahin siya at palubagin ang loob niya. Hanggang sa dumaan ulit ang mga araw, linggo, at hanggang sa naging buwan na. Hindi pa rin tumatawag si Angelo kay Alexa at siya naman hindi nito makontak roon. Kaya ng araw na iyon ay napagdesisyon na niyang puntahan na lamang ang bahay ni Angelo at naglakas loob na kausapin ng mommy nito tungkol sa bagay na iyon. Ngunit isang malamig na pakikitungo lamang natanggap ni Alexa mula sa ina ng taong mahal niya at ang malamig ng wika nito sa kanya roon ay, "Bakit ka nandito?" Napakunot naman agad si Alexa sa tanong ng ginang sa kanya bago lakas na loob ng magalang na sumagot rito. Tatanong lang po sana ako kung kamusta na nga po ba si Angelo doon sa France at kung bakit hindi po siya tumatawag sa akin at bakit hindi ko na siya makontak mula nung umalis siya ng bansa papunta ron. Nakayuko at kinakabahang wika ni Alexa sa ina ng kasintahan. Ngunit agad ding nagtaas ang tingin dito nang marinig niya ang isinagot nito agad sa kanya. "At bakit ka naman tatawagan ng anak ko doon eh? Abalang-abala yan sa pag-aaral niya at pag-aalaga kay Kylie." Nahigit agad ni Alexa ang kanyang hininga sa narinig. Si Kylie ho? Mabilis namang tumango ang ginang sa kanyang sinabi at agad na sumagot sa kanya. "Yes, si Kylie. Siya ng bagong babaeng kinahuhumalingan ng anak ko ngayon. Actually, silang dalawa ni Kylie ang pumuntang abroad kasi nagpresenta si Kylie na samahan si Angelo roon kasi hindi pa siya masyadong bihasa sa French. Habang si Kylie naman ay doon lumaki mula nung baby pa siya hanggang sa 13 years old na siya. Umalis lang siya doon at dumito sa Pilipinas to be with her grandparents here. Kaya dito na rin siya nag-aral. And actually, doon sila nanirahan ngayon sa bahay nila Kylie. Naroon din kasi ang parents niya roon. Doon pa rin nakatira. At dahil malapit lang ang universidad nila sa tirahan nila Kylie, ay napagdesisyonan na lang talaga ni Angelo na doon na lamang manirahan. And then, nalaman ko na lang mula sa anak ko na nagkagaanan na raw pala sila ng loob ni Kylie doon kasi mabait din naman daw pala ang best friend niya. Tapos lumipas pa ang mga araw, niligawan niya na si Kylie. Hanggang sa naging sila na. Kaya sa tingin ko, hindi ka naman pala siguro sobrang mahal o di kaya ay totoong mahal ng anak ko. Kasi tingnan mo nga, hindi ka malang magawang tawagan ni minsan mula nang dumating siya doon kasama si Kylie. Tapos nahulog agad ang loob niya rito. At kung hindi ka naniniwala, then I will show you some proof ng mga stolen pictures nala nakuha mismo ng mga magulang ni Kylie. Mahabang wika nito na naging dahilan upang mapako siya mula sa kanyang kinatatayuan roon. Hindi na nga niya alam kung humihinga pa ba siya o ano. Basta lang ang alam niya ay parang hindi na siya makahinga ng mga sandaling yon dahil sa lahat ng mga narinig niya mula mismo sa ina ni Angelo. Lalo na nung bumalik nito sa harap niya at ibinigay sa kanyang isang envelope roon at nagsalita. "Take it, para malaman mo na hindi ako nag-iimbento lamang ng mga salita ngayon." Napakurap-kurap naman agad ang mga mata ni Alexa sa narinig at pigil ang hiningang tinanggap na ang inabot nitong envelope. Pagkaway nanginginig ang mga palad na binuksan niya iyon at tiningnan ni sa isang laman iyon. Pagkaway sumungaw agad ang mga luha mula sa mga mata niya at naguunahan sa pagtulo ang mga iyon nang makita niya ng mga larawan ni Angelo at Kylie na masayang nagsasama at tila nag-uusap roon. May larawan din na magkahawak ang kamay ng dalawa. Parang pinigan ang paulit-ulit ang puso ni Alexa roon. Lalong-lalo na nang mapunta na siya sa panghuling larawan kung saan kitang-kita ng dalawang mga mata niya ang paghalik ni Angelo sa pisngi ni Kylie
At tila tuwang-tuwa naman ang huli sa ginawa ni Angelo. Kaya na may napapikit agad siya ng mariin roon at napangiti ng mapait bago mahina nagsalita. Salamat po sa impormasyon ninyo, madam. Lubos po ako nagpapasalamat sa pagsasabi niyo po sa akin ng buong katotohanan na hindi mo lang magawa ng anak niyo. Kaya salamat po. At marahil ay tama po kayo. Hindi nga niya siguro ako ganun kamahal. Kaya simula sa araw na to, hindi ko na po ulit kayo kukulitin tungkol sa kanya. Pakisabi na lang po na mag-iingat siya lagi doon. At uulitin ko po, maraming salamat po sa impormasyon ninyo. Paalam po at hanggang sa muli nating pagkikita. Tumutulong mga luhang wika ni Alexa at marahang inilapag ang mga larawan sa mini table na sala bago siya bahagyang yumuko rito at tuluyan ang umalis mula sa loob ng mansyon ng mga ito. Umuwing luhaan at labis-labis na nasaktan si Alexa pagkatapos nun. Nagpapasalamat na lamang siya at naroon ang kanyang ina upang damayan siya at pakalmahin. Mahabang panahon din siya na hindi makalimot agad kay Angelo. Hanggang sa tinuruan niya na ang kanyang puso na kalimutan na ito nang tumuntong na siya ng fourth year college. Lalong-lalo na nung graduate siya at nakapagtrabaho na. Unti-unti niya na itong nakalimutan dahil sa palipat-lipat siya ng trabaho. Sa katunayan ay kaya niya naman lahat ng trabahong pinasukan niya. Mula sa pagiging sekretarya, personal assistant at kung ano-ano pa. Kaya lamang ay nararamdaman niyang parang hindi talaga siya para sa trabahong yon. Hindi siya masaya. Hanggang sa may kumpanyang nag-hiring ng florist at tila nahook agad siya roon dahil ang katunayan yan ay bata pa lang talaga si Alexa ay mahilig na siya sa bulaklak at magaling na siya mag-arrange ng mga bulaklak. Kaya na may nag-apply siya agad at natanggap naman siya agad. Sinabi pa ng CEO ng kumpanya na tataasan agad dito ang sahod niya kasi hindi siya pangkaraniwang florist lang. Minsan din ay siyang inuutusan nitong mamahala roon pag walang best friend niya na siyang namamahala roon. Nag-enjoy siya ng sobra sa trabaho niya kahit nakakapagod din. Pero matatanggal din naman minsan ang pagod niya pag dumingin na siya sa kabuuan ng malaking bahay nila na naipatayo niya para sa kanilang mag-ina. Habang nagtatrabaho kasi, nag-online selling din siya ng mga gamit at pumatok naman yun sa panlasa ng masa. Kaya nakapag-ipon talaga siya at nakabili ng bagong bahay. At dahil doon ay tuluyan ang nabura sa isipan niya ang dating nobyo na si Angelo. Ngunit sa kasamaang palad ay tila magkukrus ulit ang landas nila sa isa't isa matapos ang 7 taon na hindi nila pagkikita ang dalawa. Napalunok tuloy si Alexa dahil ang totoo, hanggang sa mga panahong yon ay mahal pa rin niya si Angelo. At siguro hindi talaga ito nawala sa isipan niya, natabunan lang sa haba ng panahon. Pero ngayon, habang nakatitig siya sa nakangiting larawan, ay heto naman na tila nabuhay ulit ang damdamin niya para sa dating nobyo. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Nagtaksal ito sa kanya. Kaya hindi niya nahahayaan pa ang kanyang sarili na mahulog ulit ng tuluyan dito. Na mabuhay ulit ng tuluyan ang damdamin niya para rito. Gusto niya nang matapos ang ginagawa nila roon upang makaalis na siya sa loob ng simbahang yon. Dahil parang hindi naman siya makakahinga ng maayos dahil nakita na naman niya ang gwapong mukha nito. At natatakot siyang baka magkita ulit sila ni Angelo sa araw na yon. Ngunit lingit sa kaalaman niya, may dalawang pares na ng mga mata na kanina pa nakamasid sa kanya mula sa loob ng kotse nito. Alexa. Mahinang bigkas ni Angelo sa pangalan ng dating nobya. Habang pinagmamasdan niya ito, na tila natigilan na nakatitig sa mukha niya o mukha nilang dalawa ni Kylie roon. Hanggang sa tumalikod na ito, tila wala na sa mood na nagpatuloy sa ginagawa. Kaya hindi tuloy mapigilan ni Angelo na umiti roon ang matamis. Habang pinagmamasdan ng pagkaganda-gandang mukha nito na hindi pa rin nagbabago at kumukupas kahit sa mahaba ng panahon na lumipas. Pagkuway na pasabi siya agad sa isipan. It's been a long time, sweetheart. Hanggang ngayon, ikaw pa rin. Ikaw pa rin talaga. Uwi ka ni Angelo sa kanyang isipan at lumiti ng matamis roon. Ngunit ang matamis na ngiti na nasa ublabi niya ng mga oras na yon ay napalitan agad ng lungkot at pait nang maalala niyang napakasakit na bahagi ng nakaraan nila ni Alexa. Mom, could you please check Alexa for me? Magmula kasi nang dumating ako dito, hindi ko na siya nakokontakt at hindi na rin siya tumatawag sa akin. And it's almost 3 weeks since my arrival here in France but I still couldn't access her number. Nag-aalala na ako sa kanya, Mommy. So please have a quick check on her. Kahit saglit lang talaga, Mommy. Pakiusap ni Angelo sa kanyang ina na agad rin namang sinagot nito ng, Okay, son, don't worry, I'll check on her.
Kasi ako nga rin na nag-aalala din sa kanya nang malaman ko yan ngayon. So don't you worry, iho. Ako nang bahala sa kanya. Wika nito na agad nagpanatag ng kalooban ng binata. Ngunit pagkapanatag ng loob niya ay agad napalitan ng sakit at poot nang ipinadala nitong larawan sa kanya ng mga stolen pictures ni Alexa na may kasamang ibang lalaki at tila masayang masaya pa ito roon sa larawan. May picture din na nakaakbay ang lalaki kay Alexa at nakawak naman ito sa kamay ng lalaki na nasa balikat nito habang tila tumatawang naglalakad ang dalawa. May isang larawan naman na tila masaya nag-uusap ang dalawa dahil sobrang luwag ng ngiti ng mga ito sa isa't isa habang magkahawak ng mga kamay na nakaupo sa bench ng school gym. Nadurog agad ang puso ni Angelo sa nakita at nagtatagi sa mga bagang. Nang makita niya ang larawan yon habang tumutulo ang kanyang mga luha dahil sa paglukob ng matinding galit at sakit sa kanyang buong sistema ng mga oras na yon. Lalo na nang sinabihan siya ng kanyang mommy ng, "Si Iho, I told you she's not good for you. Kita mo naman kung paano kanya pinagtaksalan. Nagsisisi tuloy ako kung bakit hindi ko na lang sinabi na hiwalayan mo na lang talaga siya. Nagbigay pa ako ng kondisyon sa'yo, giving her the benefit of the doubt. Kaso hindi naman pala yun ang nangyayari. You cannot imagine how much pain she caused me when I saw her with that guy. Kaya agad ko silang pinicture na magkasama as may proof na okay lang siya. Ngunit pinagtaksilan ka lang niya. So I advise you to forget about that woman from now on, Iho. She's not the best woman for you. But Kylie is. She's a girlfriend material and a wife material. So why don't you give it a try? Why don't you give your heart to Kylie? I think mas deserving siya para sa pagmamahal mo. Just try loving her and you'll see na tama nga ako." Hindi naman sumagot kaagad si Angelo sa sinabing yon ng ina. Bagkos ay mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamao habang hinayaan ang pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata ng mga sandaling yon. Lumipas ang mga araw at dumating na ang kaarawan ni Kylie. Habang tahimik lamang ang binata at nakatayo sa veranda ng kanilang kwarto, ay nagulat na lamang siya nang biglang may kumatok at bumukas sa pinto ng kanyang kwarto na hindi nakalock at pumasok si Kylie na may dalang lalaking photographer roon at masayang lumapit sa kanya kaya pilit na nginitian agad niya ang matalik na kaibigan at saka nagtanong rito. "Hi! Anong ginagawa niyo rito ng lalaking yan?" Matamis na ngumiti naman si Kylie sa kanya at sumagot. "Magpapapicture kasi ako sa kanya for my birthday today and gusto ko sana nakasama ka sa pagtitake ng pictures. Wish ko kasi sa birthday ko na makakasama kita kahit sa pictures lang and kahit dun ko lang maramdaman na sweet ka sa akin. You might be wondering kung bakit and I'm willing to answer you naman, Jello. And that is, gusto ka tanon pa man. Tinatago ko lang ang damdamin ko sa'yo kasi nahihiya pa ako nun. And then when Tita told me that she likes me for you, doon ako nagkaroon ng strength na magsabi sa'yo ng totoo. But I guess it was too late kasi you already got yourself a girlfriend eh, si Alexa. Kaya hindi na ako umeksena pa. But then nang malaman ko na pupunta ka na rito sa France to continue your studies here, kasi yan ang kondisyon sa'yo ni Tita para bigyan ka niya ng chance. At si Alexa, naintindihan ng family background ay hindi na ako nagdalawang isip na mag-volunteer na samahan ka dito to keep you company. Then nalaman ko na lang na she cheated on you. Kaya the more I felt na kailangan mo ng company dito and that's me. But I guess you're still not totally healed kasi I can see your eyes na mahal mo pa rin siya base sa pananahimik mo and being aloof this past few days. Pero pwede bang imaginein mo na lang na ako ngayon si Alexa para mas maging makatotohanan naman ang sweetness mo towards me. Kahit hanggang sa pictures lang oh. Please, can you make me the happiest best friend on my birthday today?" Napatitig naman agad si Angelo sa nakikiusap ng mga mata at magandang mukha nito. At dahil natural na sa kanyang pagiging maawain ay napabuntong hininga na lamang siya at pumayag na kahit biglang bigla pa rin siya sa revelasyon nito. Kaya na may tuwang-tuwa ito nang pumayag na siya. At mas natuwa pa ito na magsimula na silang kuna ng litrato at pinakita niya nga roon na sweet siya rito dahil iniisip niya talaga na si Alexa ang kasama niya roon at hindi si Kylie. Candid pictures ang ginawa sa kanila at nang matapos na silang kuna ng photographer ay niyakap agad siya ni Kylie at nagsalita. "Thank you, Jello. Thank you. You made me so happy on my birthday photo shoot earlier. At wish ko ulit na sana you will give me a chance to enter your heart. Kahit hindi agaran, kahit paunti-unti, no rush.
I'm willing to wait. So sana hayaan mo akong gamutin ang sugat sa puso mo. Let me be the one to heal it. And I'm so much willing to do so. Ganon kita kamahal. Umiiyak na wika nito at mas hinigpitan pa ang pagkakayakap sa kanya. Hindi naman nakapagsalita si Angelo roon. Bagos ay nanatiling nakatikom ang mga labi niya at tinapik na lamang ang marahan ng likuran nito at bumuntong hininga roon ng malalim. Dumaan ang mga araw, linggo at mga taon, sinubukan niya naman talagang kalimutan na ng tuluyan si Alexa at bigyan na ng pagkakataon si Kylie na pumasok sa buhay niya. Ngunit parang hindi niya pa rin kaya. Si Alexa pa rin kasi talaga ang mahal niya at masakit iyon para kay Angelo dahil sa kabila ng pagtataksil nito ay mahal pa rin niya ito. Hanggang sa dumating na ang araw na graduate na siya at nakapagpatayo na ng sariling kumpanya at napalago iyon na naging dahilan upang maging bilyonaryo siya sa kamakailan lang, ay nagulat na lang siya nang biglang sinabi ng mga magulang ni Kylie na gusto na siya ng mga ito para sa dalaga. Gusto ng mga ito na magpakasal na sila at iyon daw ang birthday wish ng ama ni Kylie, ang maging masaya ang anak ng mga ito. At sa kasamaang palad, ito rin palang gusto ng kanyang ina. Si Angelo naman, dahil sa utang na loob niya sa mga magulang ni Kylie at upang hindi ulit magtampo ang kanyang ina sa kanya at sabihing hindi niya ito mahal, ay pumayag na lamang siya ng lumaon. At ayun na nga, at sobrang saya ni Kylie at nagdesisyon na umuwi na sila sa Pinas dahil doon nito balak magpakasal sila kasi naroon raw ang mga kaibigan nito. Kaya ay pumayag na lamang siya. Ngunit ang hindi niya sukat akalain ay ang pagkikita niyang muli roon kay Alexa kahapon habang masaya itong nag-a-arrange siya mga bulaklak at nagugupit roon. At may kausap na babaeng halatang co-worker nito. At nang makita niya itong muli, at dahil ramdam na ramdam pa rin niya na mahal niya pa rin ito, at gusto rin niyang malaman ang naging buhay nito sa loob ng 7 taon, ay natukso agad ang puso niya na paimbestigahan ito sa kanyang mabilis at excellent private investigator upang malaman ang buhay nito sa loob ng 7 taon. At nang malaman niya na ang lahat at ang buong katotohanan, ay parang bomba iyang sumabog sa tenga ni Angelo na naging dahilan upang diretso niyang kinumpronta ng gabing yon ang kanyang ina tungkol roon habang naroon din si Kylie na tila clueless pa kung bakit siya nagpupuyo sa galit roon at kung bakit gusto niya rin itong makausap bukod sa kanyang ina. Pagkawa ay mabilis siya nagsalita sa mariin na tono ng kanyang boses habang nanginginig sa galit ang kanyang buong katawan. Mommy, nakita ko kanina si Alexa. Ang tulak ng curiosity ko ay pinaimbestigahan ko siya agad sa private investigator ko kung ano nangyari sa buhay niya sa loob ng 7 taon. Kaya totoo ba, Mommy? Totoo ba na may binayaran kang schoolmate namin ni Alexa noon para magpanggap bilang fan niya at magpa-picture kasama si Alexa para matupad ang wish nito na kunwari para sa birthday nito na makasama ang iniidolo nitong babae, which is Alexa, kasi matalino raw at maganda? At totoo rin ba na sinabihan mo ang schoolmate namin yon na sabihan si Alexa na magpanggap na masaya siya sa picture at pumayag na akbayan siya ng lalaki at umakto na sweet siya rito para makita talaga sa picture na nagtaksil siya sa akin at upang mapaniwala talaga ako na may iba na siya katulad ng ginawa mo sa akin noong birthday ni Kylie na ikaw rin pala nagplano upang yun din ang maipakita mo kay Alexa at upang mapaniwala mo rin siya na kami na ni Kylie at kinalimutan ko na siya. Totoo rin ba yun, Mommy? Na nagbayad ka ng magaling na IT para mablock lahat ng email namin sa isa't isa, pati na rin ang mga SIM cards namin. Kaya pala tinanong mo kung anong number niya dahil ang sabi mo tatawagan mo siya pag hindi mo siya mahanap sa university namin upang kamustahin. At tanungin kunwari kung bakit na siya kumukontak sa akin sa email at sa tawag. Yun pala. May balak kang i-hack rin ang SIM card niya. Totoo ba yun, Mommy? Ha? Totoo ba yun? For pet's sake, answer me! Nanginginig na galit na bulyo ni Angelo sa kanyang ina na naging dahilan upang mapaigtad ito at si Alexa pagkaway nagsiiyakan ng mga ito roon. At sapat na ang reaksyon ng mga ito, lalong-lalo na ang kanyang ina upang makumpirma niyang tama nga ang resulta ng investigasyon na iyon. Kaya na may tumutulo rin ang mga luha mula sa mga mata ni Angelo at naiiling na ngumiti ng maliit bago mahina nagsalita. I can't believe you. You tricked your own son just to make me and Alexa be apart from each other and hate each other after that? To think na siya mismo ang nagsabi sa akin na intindihan ka.
nabigyan ka ng panahon upang maintindihan mo ang sitwasyon na huwag siyang idamay sa kasalanan ng ama niya kasi magkaiba sila. Hindi ugali ang pagiging drug dealer, ma. Hindi ugali ang pagiging isang ex-convict. Dahil unang-una sa lahat, nakulong lang ang kanyang ama dahil drug dealer siya noong binata pa siya. Noong binata pa siya. Ibig sabihin nun, nagbago na siya, mommy. Mahirap pang intindihin yon. At mahirap bang ipaintindi sa buong angkan yun? Ma, I can't believe you went through all that. Using so many people just to make your evil plan work. And you even used me for that. To think that I was about to hate that night when you insulted her and her father. But she told me not to do so kasi mommy, nire-respeto ka pa rin niya. Ginagalang ka pa rin niya kahit inapak-apakan mo ng buong pagkatao niya at ang pagkatao ng isang lalaking naging isa sa mga dahilan upang lumaki siya na may respeto at paggalang sa kapwa. Kahit hindi siya ginagalang at nire-respeto ng mga ito, ng mga tao sa paligid niya, nasing taas ang langit ang tingin sa mga sarili. Mommy, I suffered so much. Masakit. Sobra. Kinamumuhian ko si Alexa nun. Pero ngayon, parang ikaw nang kinamumuhian ko. Kayong dalawa ni Kylie, na ginawa kong tanga para lang mapaghiwalay kami ni Alexa noon at para maikasala ko kay Kylie ngayon. And to the both of you, I'm saying this again. I hate you both for tricking me and for ruining my relationship with the woman I truly love. For 7 years, hindi pala siya nagkaroon ng bagong karelasyon. And here I am, thinking the exact opposite because of you both. And I'm so fucking hurt. I'm so fucking hurt. Hindi ko akalain na magagawa niyo tong dalawa sa akin at sa amin na wala namang ibang ginawa ko hindi intindihin kayo ng intindihin. You are so unfair. You both are so unfair. Nangihinang na paupo na lang si Angelo sa couch roon at hinayaang pumatak ang kanyang mga luha na hindi niya na napigilan ng mga sandaling yon. Magkapanabay naman siyang nilapitan at niyakap ng dalawa at umiiyak na humingi ng kapatawaran mula sa kanya. Anak, I'm sorry. I'm so sorry. Sana'y mapatawad mo pa ako sa mga maling pag-iisip ko at mga maling nagawa ko sa buhay mo at sa buhay niya. Hindi ko alam na ganun pala katindi ang pag-iintindi niya sa akin. Hindi ko alam, anak. Ang alam ko lang kasi noon ay ang panatilihing mabango ang pangalan ng ating angkan ng pamilya natin. Pero hindi ko na naisip ang kapakanan mo, ang damdamin mo, at higit sa lahat ang damdamin ng babaeng mahal mo. Pero ngayon, anak, matapos kong malaman ang lahat, masasabi kong tanggap ko na siya ng buong buo. At patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa ko. Patawarin mo sana ako. Hagulo lang kanyang ina. Si Kylie naman ang umiyak na nagsalita roon. I'm sorry too, Jello. Nabulag lang talaga ako ng pagmamahal ko sa'yo kaya ako pumayag sa gusto ng mommy mo. At nabulag din ako sa kaalamang ako ang gusto niyang maging girlfriend mo at hindi si Alexa. And I'm sorry. Kasi ako ang naunang nagsabi kay tita na may girlfriend ka na nang pinakilala mo sa'kin si Alexa. Dahil sa tindi ng selos at inggit ko nun. At ako nagsulsul sa kanya na dapat lang na magalit siya sa girlfriend mo nun. Kasi baka si Alexa ang nagsabi sa'yo na ilihim muna sa kanya ang relasyon ninyong dalawa. So I'm sorry again, Jello. At sana huwag mo kong kamuhian. And I'm willing to give up this wedding and to give up being your bride. Just for you to forgive me. I'm willing to call this wedding off, Jello. Patawarin mo lang ako. Napangiti naman agad na mapait si Angelo pagkatapos. Pagkaway huminga muna siya ng malalim at pinahiran ng kanyang mga luha at saka nagsalita na siya. I'm glad you said that. Kasi yan din sana ang sasabihin ko sa'yo. Na mag-give up ka na bilang bride ko. Pero ang i-call off ang kasal ay hindi ko gagawin. Dahil matutuloy ang kasal. Matutuloy ang kasal namin. Nakangiti na matamis at punong-puno ng kasiyahan na wika ni Angelo na naging dahilan upang mas natutuwang silang ayunan agad niya ang mga ito. At sa gabing yun mismo ay gumawa siya ng paraan upang makontakt ang ina ni Alexa at upang makausap niya ito. Tinawagan niya ang private investigator niya upang maggalap ng impormasyon roon. Kung may nakuha na ba itong tao na pwede nilang makontakt para makausap ang ina ni Alexa,
At nang makausap niya ito ay nanghingi siya agad ng tawad rito at nanghingi ng permiso sa kamay ni Alexa na malugod naman itong pinayagan na mangyari. Marami pa siya mga tao na kinausap upang mabuo ang plano niya. Tinulungan din siya ni Kylie at ng kanyang ina. At mula sa gabing yon hanggang sa mga sandaling yon na nagmamasid siya sa dating kasintahan, ay may sumilay na isang matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi dahil sa wakas ay ikakasal na siya rito katulad ng nasa panaginip niya ngayon. At sisiguraduhin niyang bukas na bukas din ay matutupad na iyon. Sa araw ng kasal ni Angelo ay hindi pa rin mapigilang umattend ni Alexa. Kahit pa nga ba sabihin parang tinutusok ng aspili ang puso niya ng paulit-ulit habang naglalakad siya papasok sa loob ng simbahan at siniguro niyang hindi siya makikita o makikilala nito, lalo ng ina ni Angelo. Ngunit pagkaupo niya roon ay biglang nangunot kaagad ang kanyang noo at naisip niya na parang namamalikmata yata siya dahil nakita niya ang isang pamangkin niya roon na masyadong nagtatatakbo at tila pang flower girl ang pormahan kasi may hawak itong isang basket na bulaklak. Tatawagin na sana niya ito ngunit nagsisimula na ang prosesyon ng seremonya sang kasal. Kaya pabuntong hiningang umayos na lamang siya roon at pigil ang hiningang hinintay ang paglabas ng bride. Ngunit dumaan na lamang ilang minuto ay walang bride na lumabas. Kaya napatanong agad siya sa kanyang sarili roon ng, "Hala, nasan si Kylie? Nasaan na ba ang bride?" Ngunit muntik na siyang mapahiyaw sa gulat nang bigla siyang sinagot ng isang pamilyar na boses na nasa likuran niya. "Kasi anak, narito talaga yung bride." Wika ng boses na iyon kaya napalingon siya rito at nalaki bigla ang mga mata niya nang makumpirma niya ang kanyang ina nga iyon. At may hawak na itong bouquet ng pagkaganda-gandang mga kulay na rosas at marahang ibinigay sa kanya. Nangunot naman agad ang noon niya sa ginawa ng ina at magtatanong na sana siya kung bakit ito naroon at kung anong ibig sabihin niyon. Ngunit mas nanlaki bigla ang mga mata niya sa sumunod na nangyari. Dahil bigla na lamang siyang nilapitan ng best friend niya at nakangiting pinatayo siya bago marahang iginiya sa labas ng simbahan kasama ang kanyang ina. Pagkatapos parang sumabog sa halo-halong emosyon ang puso ni Alexa ng mga sandaling yon. Nang makita niya kung paano siya inasikaso ng mga ito mula sa paglagay ng eksaktong makeup sa kanya sa labas at ang paglagay ng easy-to-wear bridal gown kung saan hindi niya na kailangang magubad upang maisuot iyon. Nagkataon naman na body-hugging na tube dress ang suot niya kaya hindi na nahirapan ng mga ito roon. Yun din kasi ang binigay sa kanya ng ina kagabi kasi sabi nito isuot niya raw iyon sa espesyal na okasyon kasi bagay daw sa kanya. Kaya sinuot niya sa araw na iyon. At nang matapos ng mga ito sa ginagawa ay pumasok na ang best friend niya sa loob ng simbahan at naging hudyat na iyon upang maiba na ang kantang pinatutugtog na umaalingaungaw sa loob at labas ng malaking simbahan na iyon. "Nay, ano pong nangyayari?" Kinakabahang tanong niya rito sa kanyang tabi. Lalo na nung marahan itong hinawakan ng mga kamay niya at may luha sa mga mata at ngiti sa labing tiningnan siya rito bago muling nagsalita. "Uulitin kong sinabi ko sa'yo kagabi anak. Proud na proud ako sa'yo. At congratulations in advance para sa inyo," ani Angelo. At pagkasabi yon ng kanyang ina ay marahan na siya nitong iginiya sa loob habang ang puso niya ang muntik nang mahulog sa sinabi nito at sa sinambit nitong pangalan roon. Kasabay niyo na yung otomatikong paghapde sa bawat sulok ng kanyang mga mata. Nang sa wakas ay masilayan niya na mula sa altar ng simbahan ang nakatayong lalaki roon na pumapatak ang mga luha habang halatang hinihintay siyang makalapit rito sa mga sandaling yon. Tuloy-tuloy naman sa pagbagsak ang kanyang mga luha habang nakatingin dito. Hindi niya naalintana ang paligid dahil lang nasa isip niya na lamang ng mga sandaling yon ay ang makarating na sa harap ng altar at yakapin ito ng buong higpit at ramdamin ang buong presensya at pagmamahal nito sa kanya sa napakasayang araw na yon sa buhay niya. Ngunit bago pa siya makalapit rito ng tuluyan ay mas lalo lang siyang napaiyak nang huminto sila sa harap ng ina ni Angelo at nakita niyang umiiyak ito roon habang nakatingin sa kanya at mabilis siyang niyakap sabay mahinang nanghingi ng kapatawaran sa kanya. Umiiyak na niyakap naman niya ito pabalik at pinatawad na ito. At pati na rin si Kylie na niyakap rin siya at nanghingi ng tawad sa kanya. Pagkaway na patingin rin siya sa unahan niya at tuluyan ang lumapit kay Angelo bago marahang tinanggap ang palad nitong nakalahad sa harapan niya
at saka mabilis na niyakap ito ng mahigpit roon na naging dahilan upang mahigpit rin siyang niyakap nito pabalik habang mahinang naghagulhula ng dalawa. At sa mga sandaling yon, ay isa lang alam niya. Masayang masaya siya sa muli nilang pagkikita. At masayang masaya siya na tinupad talaga nito ang pangako sa kanya. Patawarin mo sana ako kung naging mahina ako. Mahal na mahal kita. Hanggang ngayon, ikaw lang ang mahal ko. At wala pa rin iba. Pabulong at umiiyak na wika nito bago siya niyakap ng mas mahigpit. Nagpaliwanag rin ito sa kanya sa lahat ng nangyari at naintindihan naman niya iyon agad. Pagkuway na kangiting sinagot na rin niya ang minamahal na mapapangasawa ng patawarin mo rin ako kung naging mahina rin ako. At mas mahal na mahal din kita, mahal ko. Wala nang iba pa. Ikaw at ikaw lamang talaga. Mahal na mahal kita. Buong pusong wika ni Alexa na naging dahilan upang umiti ito at buong suyong hinalikan ang likod ng palad niya. Nagsimula na magsalita ang pare sa pagkakataong nun. At mula sa mga sandaling yon ay alam niyang sasaya na siya ng sobra at wala nang hahadlang sa pag-iibigan nila ni Angelo. At alam niyang habang buhay silang mamamahalan at mananatili sa piling ng isa't isa. At kamatayan lamang ang tanging makakapagpahiwalay sa kanilang dalawa. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!